kang marating. Ang lahat ay pwede rito kahit OFW. Pwedeng seaman, estudyante, kahit sino pa kayo. Empleyado man o tambay yung laging babad sa Facebook. Dito pwede kang kumita, ang saya'y walang tuldok. Ticketing, loading, insurance, bill payments, travel and tours, remittance, pasok lahat 24/7. Open, no boss, convenient, time freedom at lifetime benefits, yeah. So unified product and services, dito na lahat ang mong hanapin. Sa unified product and services, dito kami upang tulungan kayo. Aasahan mo, dapat at tunay ang aming serbisyo. Kang mararating sa unified product and services.
saan mo gusto. May travel and tours na samahan ka. Iingatan ka saan man magpunta. Wala ka nang dapat ipangamba. Sa Unified ay panalo ka. Sa Unified Product and Services, nandito na lahat ang iyong paghahanapin. Sa Unified Product and Services, nandito kami upang tulungan kayo. Maaasahan mo, tapat na tunay ang aming serbisyo. Pwedeng siman, estudyante, kahit sino pa kayo. Empleyado man o tambay, yung laging babad sa Facebook. Dito pwede kang kumita, ang saya'y walang tuldok. Ticketing, loading, insurance, bill payments, travel and tours, remittance, pasok lahat 24/7, open, no boss, convenient, time freedom at lifetime benefits, yeah. Unified product and services, ng makatubili.
OFW. Pwedeng seaman, estudyante, kahit sino pa kayo. Empleyado man o tambay, yung laging babad sa Facebook, dito pwede kang kumita. Ang saya'y walang tuldok. Ticketing, loading, insurance, bill payments, travel and tours, remittance, pasok lahat 24/7. Open, no boss, convenient, time freedom at lifetime benefits, yeah. Unified product and services, nandito na lahat ang iyong paghahanapin. Sa unified product and services, nandito kami upang tulungan kayo. Aasahan mo, tapat na tunay ang aming serbisyo. Thank you.
kahit OFW. Pwedeng seaman, estudyante, kahit sino pa kayo. Empleyado man o tambay, yung laging babad sa Facebook, dito pwede kang kumita. Ang saya'y walang tuldo. Ticketing, loading, insurance, bill payments, travel and tours, remittance, pasok lahat 24/7. Open, no boss, convenient, time freedom, at lifetime benefits, yeah! Unified product and services, nandito na lahat ang noong mahanapin. Sa unified product and services, nandito kami upang tulungan kayo. Maaasahan mo, dapat na tunay ang aming servisyo. Tenga natin, i-focus lang natin kasi grabe, baka itong taong to, kung may masabi siya, so baka ito na yung sa mga isa sa pinaka-iintay mo kung bakit magiging successful ka sa Unified. So ayan, so ito yung mga attributes niya po. So grabe, so travel incentive qualifier, so top earner ng buong Unified, top one. So, may mga achievements na din po siya, yung mga sasakyan niya, grabe. So, tatlo po. And then, may top one, top down na BMW, grabe. So, ayan po, hindi ko napapatagalin pa. So, please welcome Mr. Paul Vincent Fabros. So, ayan po, palakpakan ko natin siya. Thank you po. Hello. Hello, guys. Kumusta ho kayo? Buti po. Andiyo pa kayo? Good morning po. Good morning po. Morning po dyan sa UAE, tama? UAE, ano to talk? Alright, maraming salamat to sa imbita sa akin. Special thank you kay Miss B, tsaka sa kanyang husband, ano? So siya po yung nag-invite sa akin para mag-share po sa inyo tonight. No? Okay lang ho ba? Okay lang ho, medyo relax-relax muna ah. Ayok, yung iba pa, ano? Okay lang yan ah. Pero kung makaupo ka, manda ka para makapagkwentuhan tayo. Anyway, lahat ho ba kayo eh pamilyar na ho sa akin? May mga first time po akong makita. May first time po na marinig akong magsalita. Okay lang kung kayo mag-unmute ha. Just click mo lang yung, tap mo lang yung spacebar o mag-unmute ka. Para kwentuhan muna tayo. Okay, total, tayo lang naman ngayon. Okay? By far, it, mimic na grupo na napuntahan ko. Okay, ito ang pinakatahimik. Okay ho ba yung signal ko, by the way? Kasi medyo, alam mo na, hirap pa signal namin dito sa Pampanga. Okay, an upgrade is Lapa. Talaga naman. Okay, so naabisuhan mo ba kayo sa live o ayaw po? O ngayon po, napadalas ako sa URTV, no? Actually, sunod-sunod, no? Everyday may naka-schedule Friday, Arab Hakot Day, no? Something like that. Meron silang in-arrange management na Arab event. Okay?
So, kasama si Drew kayo doon, no? Kasi may Middle East. And pakilala muna ako kasi I don't know if you know me at all or first time mo. Ako, Fabros, background ko ako po ay nagbabanda. Okay? Kaya po ako may balbas. Okay? So, hindi po lahat na may balbas, masamang tao po, ah. Okay? Huwag niyong pagkakamalian, ha? O, karamihan sa amin na may balbas saka nagbabanda, kami po ay mapagmahal. Yan, mapagmahal ho kami. Okay. So anyway, nga po, matagal-tagal din po ako nagbabanda. No? Kwento muna akong konti. Matagal-tagal din talaga. So sa karir namin sa music industry, medyo maganda na pangit because if you're familiar with Join the Club, alam, bandang Join the Club, kami dyan po ba kayo sa kanta na kahit na napipilitan. Ang kumanta ho niya si Join the Club, no? So, bakit ko nabanggit? Kasi kasabayan ho namin yan noon. Okay? Pati yung mayonnaise, yung Joe Pai, kamusta ka na? Ayan. Naging kasabayan ho namin sila sa dati. More than 10 years ago na. Bata pa ako noon. No? So, kaya lang ho, sila, pinalad sila na sumikat. Kami naman ho yung mga hindi pa sikat na laos na. Okay? Kami yung mga ganun, no? So, until such time, na-realize ko, maganda, kung tsatsaga yung pasara namin, pwede ba may mapuntahan? Kaya lang ho, walang income. Okay? Wala akong income. Siguro, kung variety ka, yung nasa abroad ka, entertainer ka sa ibang bansa, eh kami ho kasi hindi kami entertainer, kami po ay mga nagso-songwriter ho kami. Kami ho gumagawa ng sarili namin. Win. Right? So imagine mo, galing sa utak mo, isusulat mo, paghihirapan mo, tapos hindi papansinin ng mga billboards, mga gano'n. Okay, bitter pa rin na. Bitter pa rin. Habang ko doon sa pagbabanda ko, minsan ho sa buhay ko, ako po ay naging accountant. Yan. Yes, naging accountant din po ako. Mukha lang po tayong barumbado, pero matalino rin po tayo minsan. O, mukha lang po tayong tanga. Okay. Pero yun. So, accountant po ako nung araw at naka-experience din po ako na mag-call center agent. Baka mayroong call center agent dito. Once po ako may nakapagtrabaho sa Teleperformance Philippines sa may Show Boulevard. Alright? So, ang sahod ko rin medyo na accountant ka. Ano? Kasi yung pag sinabi accountant ka, parang sarap pakinggan eh. Totoo lang eh. Ang sarap pakinggan, maganda bihis mo. Pero in all honesty, yung time ho namin, hindi ho malaki ang kita. Okay. Ang sahod ko lang ho nung basic kasi fresh graduate ka eh. So parang ako eh sumasahod lamang that time ng 9,000 plus. 9,400, 9,500, something like that. Somewhere in between those amounts. Okay? So walang pera. So nakaupo ay napilitan. Ako po kasi practical ako mag-isip dati pa. Even hindi pa ako nag-network, practical na ako. So naisipan ko ho na magsubok sa center. Alright. So sa call center naman ho, ako naman ay sumahod ng maganda-ganda. Naging tumaas. Grabe, laki ng tinaas. Naging 25,000 a month. Okay. So tinawagan ko yung nanay ko. Sabi ko, ma, ito ang katapusan ng paghihirap natin. Kasi 5,000 a month. Hindi niya alam, doon pa lang pala magsisimula. So anyway, 25,000 single ka, pwede yun. Tama, kung single ka, wala kang responsibilidad, pwede na yun. Eh kaya lang pa nag-work ka, hindi mawawala yung abot. Ano, alam mo yung abot? Yung abot sa magulang, abot sa kapatid, abot sa pamilya, di ba? So imagine mo, ha, kahit single ka, kung breadwinner ka, ganun din. May liit din yung 25,000. Alright? Eh paano pag may asawa ka pa? Tingin nyo, okay, tingin nyo, kasya kaya? Hindi. Eh paano pagka dalawa asawa mo? Lalo hindi ka siya yan. Kaya pag may mga mister kayo na nasa ibang bansa at parang medyo ang hirap na hirap mag-abot, mag-isip-isip ka na. joke lang. Uy, mag-react naman kayo kasi kayong pinahimik na pong napuntahan ko. Okay, kahit chat lang, oh, mag-type ka lang kahit ano, maintindihan ko na yun. Okay? Kahit pamura. Okay. Para kasi signal ko eh medyo nawawala-wala. Minsan baka tuloy-tuloy ako ng sasalita. Eh wala pala. Kaya pag may chat, malalaman ko na nawala ako para ulitin ko 'yung sinasabi natin. Right? So eh sumisilip 'yung pangalawa ko. Ito po 'yung aking pangalawang anak, and this is my eldest.
So, imagine kung ganyang katataba ang inyong mga anak. Daddy. Ang 25,000 a month, kasha ko kaya? Hindi. Okay. Pupunta na kayo ng daddy. So may bunso pa ako, no? Tatlo ang anak ko ngayon, no? Tapos ang asawa ko isa lang, okay? Isa lang ho ang asawa ko mula dati hanggang ngayon. Okay. Sumilit tuloy yung misis ko, eh. Baka. Sige na, mag-a-mo-static. Okay, sana kayo, talagang ganoon din pala ang challenge sa work from home, ano? So, nung una eh, work from home, parang ang sarap talaga dahil nasa bahay ka lang, ano? Alam mo, pagka tatlong anak mo, parang tatlong demonyo, nagkasama sa ingay, sakit sa ulo. Yan yan lang, masarap kasi kasama mo yung mga pamilya. Alato ba kayo, pamilyado na rito? Hmm? Lahat ba? O may mga single? Right. Masarap sa pag nasa abroad ka, hindi ko alam no kung masarap maging single sa abroad o double. Masarap ba? Naranasan ko mag-isa minsan eh, nagpunta ako ng Davao. Hindi pa abroad, ha, Davao lang. I was, nag-network na ako sa Unified noon, Davao. I was there for one, tapos nagkasakit ako. So ang hirap pala mag-isa sa isang lugar na wala kang kasama. Kasi nagkasakit ako noon eh, walang mag-alaga sa'yo, di ba? Yung magsusubo nung ikaw din, ang inginig ka, mahirap. So, baya, ano po ako, saludo po ako sa inyong lahat na nasa ibang bansa ngayon. Kasi, malakas lang loob mo. Iba ang klaseng mindset ang ginamit mo para magampanan mo yan. Okay? So, anyway, lahat ho ba kayo rito? Meron ho ba rito na mga one month pa lang ho na member? Kaya yung nagpa-Gcash to kahapon, ito nagpa-Primaya kahapon, kasi hindi pa rin pumapasok ng 20,000. Hindi pa pumapasok yung 20,000? Bakit? Itawag nito si Arian. Ganyan. Okay. Pag hindi sumagot yung CSR, igugo mo. Ganun, ganun yung sistema niyan. Hindi, joke lang. Okay. So, baka na ano. Power. Mahirap maging single, sir. Ah, talaga naman. Pero di ba parang masarap din maging single? Pinagduda eh. O pag single ka, wala kang responsibilidad. Pag gusto, pag hindi ka magpapaalam. O pag may misis ka, pag may mister ka, di wife ka. Di ba? Kadalasan sa mga housewife natin, tayo po ay nakaasa sa padala ng mister natin o sa binibigay ng mister natin. Tama? So, yan. Anyway, may sumagot na. 2 months pa lang ako there. Okay. Meron ba rito 5 months? 5 months ng member. Wala siguro. Okay. Okay, sila Sir Joey. Ano yan? Kilala ko na yan before pa eh. Okay. Meron ba rito 1 year mahigit na aside kila Sir Joey? Wala. Siguro mga bago pa kayo lahat. Kaya ako po tinatanong, no? Pasensya na kayo. Kaya ako tinatanong kasi oh, para alam ko yung ituturo natin. Kaya alam ko yung sasabihin natin kasi baka ho, maingat ho kami mga speaker, maingat ho kami sa sasabihin namin. Baka mamaya eh, bago ka pa lang, alright, tapos makapagbanggit kami na pang luma na, eh baka mabulunang ka, alam mo yan. So parang ang baby ho, pinapagatas lang, tama? Ang baby, pag pinakain mo solid foods yan, dedo yan, tama? So ganoon din po sa atin. Okay, so may mga luma, may mga bago, I think mas marami ang bago rito. Alright, so pwede tayo mag-basic muna. So naabisuhan ho ba kayo? Oh, 2 years, alright. Kumusta naman ho yung 2 years? Doing good naman ho, okay? Oh, alright. Congrats ho, no? Kasi ho, bakit? Totoo lang ho, ang network marketing po, no? Ang network marketing po is para sa lahat ng tao. Pero hindi ho lahat ng tao para sa network marketing. Right? Because some people, they have this low tolerance sa rejection. Ako po, pag ako nagturo ng bago, ang una ko tinuturo is yung mindset tsaka yung ano ng dibdib. Alright? Hindi po ako nagtuturo ng skills agad. Because, you know, ang skills po kasi madaling matutunan yan kapag nasa tamang mindset tayo. Ha? Ba't ko nasabi, no? O kasi, oh, kahit humagaling ka, kumahina ang loob mo, eh, babaksa ka din. Tama? Pero kung hindi ka magaling, pero malakas ang loob mo, mataas ang belief level mo, ang commitment mo, eh ang skills,
marututunan mo naman. Tama? So eventually, magka-succeed ka din. Okay? So kami po, no, ako po, hindi po ako nagsimula na magaling agad, ha? Okay? Hindi, wala ho kaming, kami po mga top earner, wala po kaming may hiwagang bato na iniinom, tapos sisigaw kami ng super networker, tapos papasok yung mga pain. Walang ganun. So lahat po kami, minsan na rin, na naging first timer. Okay? Lahat po tayo nagsimula sa first time, eh. No? So, pag first time ka, ano bang gagawin? Since napansin ko na karamihan sa inyo ibago, ano bang magandang gawin kapag first time mo? O pag bago ang sali sa pagne-network? Well, the first thing you should fix or adjust if needed to is yung mindset mo. Because everything revolves around the mindset. Believe me or not, kahit po hindi kayo mag-network marketing, everything around you, everything that you want in your life will revolve around your mindset. Kapag maayos ang takbo ni isip mo, eh magiging maayos din yung output. Okay? So what is the mindset? Ang mindset po is yung set of beliefs. Okay, may mga set of beliefs ka. Marahil mula nung bata ka pa, nandyan na yan. Okay, parang ito, sabihin mo na lang, simple analogy. Para tayo, ang mindset mo ng isang tao, eh para kang computer. Para kang computer na sinasalinan ka ng program every now and then. Tama? Na sinasalinan ka ng mga bagong updates every now and then. Ngayon, may mga luma ka pa rin program sa utak mo na hanggang ngayon, outdated na siya, pero hindi pa rin na bubura. Okay? One example po niya, basic na example po niya na pamilyar na pamilyar ka, yung mga pamahiin. Ano yung pamahiin? Mga pamahiin, ha? Na program tayo ng mga ninuno natin about sa pamahiin. Ha? Yung huwag kang magwawalis sa gabi, kasi mamalasing ka, tama ba? Mapamilyar ba kayo sa ganon? Type anything ho, ha? Kung parang kung nandiyan pa kayo, ha? Right. And then, another pamahiin, eh, yung pag may dumaan na itim na pusa, eh, dun. Di ba? So, maraming ganun tayong beliefs nung araw. Kaya lang ho, kasi kung yan, eh, hanggang ngayon, naniniwala ka pa din dyan, eh, totoo lang ho, outdated na yan, eh. Alright? So another example in relation sa ginagawa natin, madalas mo itong naririnig. The old belief is yung pag may trabaho, pag may graduate ka, trabaho ka, edukado ka, okay? You will have security pag ka. Kaya nga nung araw, pag manliligaw tayo, di ba? Ang unang tinatanong ng magulang, anong trabaho mo? Di ba? Ano ba yung manliligaw mo, anak? May trabaho ba yan? Tama? Kasi ang isip ng tao nung araw, basta may trabaho, okay na. O hindi naman tinatanong, anong trabaho? Tama? At maganda ba yung sahod sa trabaho? Basta may trabaho lang. Yeah? So that is one of the old mindset na meron. Okay? And ngayon, naniniwala ho ako, kaya ho kayo nag-join, kaya po kayo sumubok dito sa Unified Products and Services because you believe na baka meron kang pwedeng marating dito. And actually, hindi baka. Alam mo siguro sa sarili mo, o alam mo sa sarili mo na may mararating ka dito. Okay? So, this is a special training, right? So, nabanggit ko kay Ma'am Joby na kung gusto niyo is Q&A portion, pwede ho kayo magtanong, okay? Type niyo lang ho yung tanong niyo dyan para ma-address natin yung katanungan mo, masagot ho natin. Isipin mo na lang na parang ako si Eli Soriano, si Brother Eli. May tanong ka, kasagutin natin, okay? So, going back, the mindset po is very important kasi yan po magdidikta. Another one mindset po in particular na gusto kong pag-usapan ngayong gabi is yung mahirap daw mag-networking. Narinig niyo na ho ba yung ganyang mindset o thinking ng tao? Naka-inkwentro na kaya kayo niyan? O may mga may maririnig ka diyan. Nako, networking pang mga tamad 'yan. Okay, so ngayon parang gusto kong mag-debunk ng mga negative na ano eh. Okay ba sa inyo 'yan? Ano ba yung mga madalas yung naririnig na sinasabi against sa Unified? Sagutin natin ngayon. Okay, para pag na-encounter mo, bakala mo na yan sabihin mo. One thing, oh, mahirap daw ang network marketing. Actually, ho, ang network marketing po is mahirap at madali, depende po sa'yo. Yan po yung technical na sagot. Po, ang network marketing, nakadepende sa'yo. Kapag inaral mo to, dadali. Kapag hindi mo to inaral, mahirap talaga. Okay? O ngayon, one thing ho, kung iisipin nila na mahirap ang network marketing, eh tanungin ho niyo yung tao na yun. Ano ho ba ang madali ngayon?
Tama? Lahat po ngayon mahirap eh. Tama, kumita ng pera mahirap. Lalo na yung magpayaman, mas mahirap yun. Tama, imagine this. Gumawa nga ho ng illegal, mahirap eh. Diba, try nyo ho kaya mag-akyat bahay dyan sa Dubai. O, mahirap yun. Tama? O, ang hirap kumita ng pera. So the point is, ano ang madali? Sa panahon ho ngayon, walang madali. Okay? So network marketing po, yes, hindi po siya parang cakewalk lang o ano na pag-join mo yaman ka. Of course, hindi siya ganun kasi wala hong ganung negosyo. Pero if you're gonna fix the mindset, okay, ano ho bang mahirap sa pag-invite? Ano ho bang mahirap sa pag-share ng business? Lalo na ho sa panahon ho natin ngayon na technological na. Kasi sabi ko nga, ang laki ho ng advantage yung ngayon kung ngayon kayo magsimula. Okay, siguro minus the experience, no? Pero experience, mai-experience mo naman eh in time eh. Pero yung timing nyo ngayon, ang ganda kasi bakit? Open-minded na ho ang tao sa online. Noong araw ho, kapag kami nag-invite, ang gusto ng tao, personal, pupuntahan pa namin kung saan ang bahay niya, kung saan ang lugar niya, babiyahin pa namin. O di ngayon, through the technology, kahit magkakalayo tayo, we can do the business. Tama? So ang galing, ang dali. O noong araw ho, wala kaming Facebook. Kaya naabutan ko yung panahon na walang Facebook. Naabutan niyo ba yung time na yon na wala pang Facebook? Tignan ko nga yung mga mukha ng mga tao rito. Ayan, mukhang nasa mukha mo naman na naabutan mo yung panahon na yon. joke lang. Pero trivia, alam mo ba na kasing edad na ako, 34 ho ako. Kasing edad ko ang Google. Ang Google ho is 30 plus years na rin. Imagine that. So how old do you feel right now? So, abutan mo yung panahon. Noong time ho namin, nagsimula ako sa network marketing, walang Facebook, walang cellphone na yung smartphone, walang ganyan. Wala rin cellphone na ano. Naabutan ko yun, ang aming way of communication lang is landline. Landline, tsaka yung personal, pupunta ka ng opisina, sa bahay niya. Ang hirap kaya noong time na yun. Ang hirap mag-convince eh. Tama? O, lalo na, kung ayay mo sa bahay niya, ayaw lumabas ang bahay, sasabihin mo, yayaman tayo rito, sasabihin sa'yo, mag-isa ka na lang yumaman. Maraming negative. Okay? Kasi ang hirap ipakita ng proof na meron tayong resulta sa network marketing. Alright? Now, ang advantage ho natin ngayon, digital age ho tayo ngayon, everything is easy sa inyo. Okay, kung gusto mo maka-prospect na madali, totoo lang, you just create a page. Mag-create ka ng page, okay? Gamitin mo yung social media mo. Tama? Para mag-post ka ng opportunity na ino-offer mo. Okay, kaysa ang pinupost mo lagi sa Facebook mo, eh, yung mga may utang sa'yo, yung mga nang iwan sa yung ex mo. Tama? O baka may mag-pay-in doon, ha? Pero imagine mo, walang mag-pay-in doon, mga ex mo. Pero pag pinagamit mo yung social media to your advantage, mas madali. Kaya kung pansinin niyo, yung pagkatapuan ko actually it came to us as a surprise. Hindi ho namin yan ina-expect. Plano namin yan for the year 2020, pero hindi namin ina-expect na mapapaaga siya. Okay? Alam mo nakatulong ho sa amin kasi before ho mag-pandemic, nagsusum na ho kami. Before pa ho mag-pandemic, nag-go online marketing na kami. May website ako, may page ako, may YouTube channel ako. Tama, ginagawa na namin siya. Noong nagpanahon ng pandemic ngayon, nasakto ngayon, na-focus ang attention ng tao lahat sa social media. And guess what? Naka-advantage lang ako. Tama? Kasi, alam mo na, naka-ready lang ako bigla. Nagkataon lang ho na nangyari yun. Okay? Kaya in a way, hindi kami masaya na may pandemic, pero masaya rin kami minsan na dahil sa pandemic na to, nagkaroon ng oportunidad yung mga tao na ma-open mind sa ganitong klaseng negosyo. So ikaw bago, you have to take advantage of that opportunity. Okay? So you have to take advantage of that opportunity. You can use the medium of social media para magawa mo yung business mo. Alright? Kaya lang, going back sa mindset, eto, kahit anong ganda ho ng opportunity mo sa'yo, kung ikaw mismo, sa mindset mo, ay para ang hirap nito, hindi ko kayang gawin to, baka hindi para sa akin to, eh surely, mahihirapan ka talaga. Oh, I'm sure, yung iba nito matagal na, I'm sure, narinig mo na yung term na law of attraction.
Okay? So, no, na wherein, kapag ka, kung ano yung iniisip mo, yun yung mangyayari. So, pag iniisip mo mahirap, mahirap po talaga. Okay? Pero totoo lang, oh. Sa una lang mahirap. Okay? Sa ka ba mahirapan dito, sa simula, tsatsagain mo lang yung pag-aaral, yung mga ganitong klase, ganitong Zoom meeting, ganitong congregation, tsatsagain mo lang to. Aaralin mo lang and then you will apply. Alright? Kaya nga sa word na attraction, if you notice, sa word na attraction, is action. So, hindi pwede puro attract ka lang. Tama ba? Kailangan uma-action ka din. Okay, ano yun? Nag-law of attraction ka, nasa bahay ka lang, tapos bigla ka ngayon nag-gagalun doon, para kang si Buddha, di ba? Sana yung mama na po. Hindi. You also have to take action. Okay? So, mindset mo natin na dapat mo talaga itong... Maybe na ako naalala. Siguro, di, bago ko makalimutan, sabihin ko na. One mindset po na dapat meron tayo na mga bago, even mga luma, is dapat alam mo sa sarili mo na itong pinasok mo na ito ay negosyo. Negosyo ang pinasok mo. Ba't ko ina-emphasize yun? Kasi yung marami ho sa atin nag-member, ang tingin pa rin ho sa Unified ay sideline. Ha? Tama o tama? Uy, chat, react naman kayo. React. Diba? Most people, ang tingin pa rin nila sa Unified is actually sideline or racket or pansamantalang hanap buhay lamang. Tama? So again, it falls sa mindset. Pag minindset mo sa utak mo na ang negosyong Unified, eh this is something na you can be proud of, this is something na you can do for life, and this is something na pwedeng ipamana sa anak mo, I am very, very sure na i-workout mo talaga siya. Okay? I-workout mo talaga siya. Okay? Parang ganito, ang thinking ko sa Unified, hindi na po ako, wala na po akong ibang maiisip na ibang gagawin ko sa buhay ko, kundi mag-network marketing. Okay, may nakakwentuhan akong pare one time. Sabi niya, ano ba ang networking para sa iyo, Paul? Ano raw ba ang networking para sa iyo? Sabi niya, ang networking ho eh parte na ho ng buhay natin 'yan eh, sabi ko. Sabi niya mali. Sabi ng pare sa akin na hindi networker. Mali 'yan, Paul. Bakit? Pagkang network marketing ay parte lamang ng buhay mo. That's not enough. So anong sagot, sir? Sabi ko, dapat ang network marketing ay buhay mo, not apart. Okay? So there is a big difference between knowing na ang network marketing ay parte lamang ng buhay mo or ang network marketing ay buhay mo na. So ako, I consider network marketing and Unified, okay, for that matter, is buhay ko na ho ito. Wala na akong ibang shape na alam i-drawing, kundi yung bilog-bilog. Okay, tinry ko mag-drawing ng square, ayaw talaga, bilog talaga ang lumalabas. Okay, tapos na automatic na, pagkatapos ng bilog, may tangkay talaga. Hindi ko alam kung bakit. Okay, so talagang networker na. So yun nga, buhay na namin tong networking na to. So kasi, since buhay na namin to, okay, we don't work all po talaga siya. Okay? I don't see any reason kung bakit ko kailangan hindi siya i-workout. Okay? Parang ganito, OFW ka ngayon halimbawa, bakit ka nagtsatsaka sa pag-OFW? Because you have your reason na alam mo na pag hilinto mo yan, may maapektuhan sa nainiwan mo sa pamilya mo, sa bansa mo. Tama? So, ganun din ho kami. Right? So, mindset namin. Okay? That is one reason bakit kami nagtatagumpay sa network, because the mindset namin is nandun. So, ask yourself, ano ba ang tingin mo sa Unified? Ha? Ano ba sa'yo ang UPS? Okay? Kung ito ay sideline mo lamang, do not worry. Ang kikitain mo rito ay pang sideline lamang din. Okay? So, marami ka marinig na ganyan. Okay lang kasi, okay lang kumita ng ganito kasi eh, sideline ko lang naman eh. Tama? That's, wala namang masama ron. That is true. No? Kaya lang kami, kaya kami nagka-partner, kaya kami kumita ng malaki, kaya kami nagkaroon ng kotse, ng bahay, kasi talaga sinabuhay na namin. Wala na kami ibang ginawa kundi ito lang. Kaya pansinin nyo ho, parang hindi kami, tila baga hindi kami napapagod magsalita. Hindi kami napapagod dumaldal. Pansin nyo ho ba yun? Di ba wala naman kami binabasa? Di ba? Eh, 10 taon mo ba namang gawin to? Alam ka naman, hindi ka pa masanay.
I've been doing network marketing po for 11 long years. Network marketing po, Unified po actually is not my first company, to be honest. Okay? Network marketing, Unified po is not my first company. I've been with other companies before. Okay? So, kung familiar kayo sa mga food supplements, mga beauty products, I'm sure nakarating po dyan sa lugar ninyo. Yung tago natin sa pangalang Uno. Okay? Uno. Okay? So, galing po ako dyan, no? So, imagine that. Ba't ko babanggitin to? So, imagine that. Ang binibenta ko namin yung araw, eh, sabon, lotion. May kausap kaming tao, paglalabasin namin siya, at yung perang ibibigay niya, papalitan namin ng isang katerbang sabon. Sabihin namin, business yun. Kaya? So, nagawa namin yun, ha? Nagtagumpay din ho ako doon. I was also a top earner sa company na yan, no? Pero sabon yun. Beauty products yun. Tingin niyo ho ba, bagay ho kaya sa akin mag-alok ng beauty products? Pang hindi siguro, no? No? Eh, totoo lang, magaling ho ako magbenta ha, ng sabon. Halimbawa, sabon. Yung sabon ho namin, malupit, no? Kasi nakakaputi. Tsaka nakakasikip. Kung may parte ho kayo ng katawan ninyo na medyo maluwag-luwag na, pwede din yung kiskisin yan para sumikip. O tanong ho, may parte ho ba kayo ng katawan na maluwag? Wala. Ito, sa babae, karaniwan pa. Ito yung maluwag sa babae, tama. Yung iba, nakita ko yung mukha sa square eh. O, iba ang iniisip mong na maluwag. So, yung sabon namin, malupit yun. Nakakasikip yun. Okay? Tsaka sobrang effective na ako po eh. Kung gusto mo malaman kung paggano ka-effective, gamitin mo yung sabon, kiskisin mo muna yung kalahati ng mukha mo. Kalahati lang. Pag nag-iba yung kulay, effective yun. Okay? Habulin mo na lang yung kabila para pantay. Siguraduhin mo magsusobra din kasi habulin mo na naman yung kabila niya. Okay? So, sa mga ganong pachubibo namin, may bumibili. Yeah, may bumibili. Imagine na. Eh, sabon namin, 130 isa. Ha? Magkano safeguard? 30? Oh. So, natutunan namin yung skills na yan. Accountant ako ha, banda ako, hindi bagay sa akin yan. Pero bakit ko natutunan yan? Kasi at that time, nung ako yung nagsisimula, minayos ko sa sarili ko na kahit hindi ko to alam gawin, aalamin ko to para umaman ako. Kahit na hindi ko linya to, lilinyahin ko to. Magbago lang buhay ko. Eh, nung una, jahe, pero pag naiisip mo, kailangan mo ng pera, kailangan mabuhay, kailangan, wala nang arte-arte. Tira talaga. Eh, and so on, and so on, and so on, ako po ay natuto, unti-unti, na-enhance. Unti-unti, gumaling, unti-unti, nasanay, na-adapt, tama, na-antaw doon, basta, na-internalize. Ayan. Hanggang sa nagustuhan ko na. Okay? At nung nagsisimula rin ako, marami ako mga ibang bagay na ginibap nung nagsisimula ako. Una ko kung ginibap, ako po ay nagbabanda. Ginibap po yung pagbabanda. The only thing I love the most in this world is to create music. Sumulat, umawit, tumugtog. You know, pinakagusto kong gawin. For some time, iniwan ko yung kasi bakit? Walang pera. Hindi ko pwede pakainin yung anak ko ng kanta. Tama? O, anak, gutom ka na ba? O, ito ang awitin ko para sa iyo. Hindi pwedeng ganun. Tama? So, nakompel ako na humataw. Okay? So, iniwan ko muna pagbabanda. At iniwan ko rin yung mga panahon na, kasi pag nagbabanda ka, siyempre, may inom, may mga pabebe, alam mo na, okay? So, may mga pabebe. Iniwan ko rin huya mga bagay na yan. Okay? Ang hirap pa namang iwanan ng mga pabebe. Talaga naman. Lalo na yung mga malalambing. Teka lang, double check ko, baka nandito yung asawa ko. Lagot wala nandiyan. Naman. Wala, na-check ko, wala. Okay. So, yun nga, marami akong iniwan, kapatid, marami iniwan. Iniwan ko yung banda ko, iniwan ko yung mga bisyo ko that time, no? Iniwan ko yung mga gimmick moments, marami. Yung mga tambay sa tropa, yung mga bagay na hindi makakatulong sa akin to grow. For a moment, iniwan ko po muna lahat yan. Okay? Kasi bakit? Na-mais ko sa utak ko, kung itong gagawin ko eh, magbabago buhay ko, sa lalong madaling panahon, gagawin ko lang to ng 3 years, 5 years, 10 years, then I'm all set. Yun ang isip ko.
na kapag successful na ako, yung mga bagay na gusto ko, pwede kong balikan. Guess nyo? Pwede ko siyang balikan. O, totoo ba yan, Paul? Yes. Actually, hindi ako makapaniwala. Nangyari na ho nga eh. I've been doing network marketing for 11 long years. Nagsakripisyo ako ng ilang mga taon nung una, mga tatlong taon, apat taon. Todo hataw, todo aral, talaga rejection after rejection, discouragement after discouragement, and then afterwards, hanggang sa naging unti-unti. Tandaan mo, kapag minsan dinadala ka ng panahon sa bedrock, dinadala ka ng pagkakataon sa bedrock ng buhay mo, at kung feeling mo nandiyan ka na, huwag kang mag-alala, wala nang iba babayan. If you are at the bedrock, at the bottom of your life right now, wala nang iba babayan. Wala nang ibang choice yan kundi tumaas. Alright? So, ba't ko nababanggit din yan? Sa marami, oh, hindi po alam ng marami to. Ang story ako ng buhay ko, hindi po ako yung dating mahirap yumaman. Okay? Uli namin ko po yan. Sa inyo ko lang sasabihin yan. Huwag niyong pagkakalat. Ang story ng buhay ko, oh, hindi po ako yung dating mahirap tapos yumaman. No? Ang story ng buhay ko is dati na akong mahirap, yumaman ako sa network marketing at bumagsak na naman ako. At ngayon po sa Unified, bumabawi na naman ho kami. Okay, anong point? Anong sense na sinasabi mo yan, sir? Kasi wala sabihin ng mga bago, ang hirap kasi mag-network eh. Diba yung nagsisimula ka pala, ang hirap mag-network, parang ang daming challenges. Totoo lang ho, mas mahirap po yung nasa tuktok ka na, bumaksak ka pa. Tapos aahong ka na naman ulit. Alam bakit? Kasi nung naghirap po ako, diba mahirap na ako dati, yung umaman. Nung bumagsak ko ako, mas mahirap pa ako doon sa unang paghihirap ko. At the age of like 27, 28, for some reason, nagkaroon ako ng maraming utang, nagkaroon ako ng mga, umabot ako ng 1.8 at 5 utang ko at the age of 25, 26. Siguro, dami kong kotse yung araw, dami kong ba. Ako kasi, mabisyo ako nung, alam mo na, pagbata ka, na umaman, I earned my first million when I was 24. I got my first million when I was 24 sa network marketing. Naturalmente, bata ka, binigyan ka ng pera ngayon, parang tila baga hindi mo alam paano kontrolin yung pera mo. Wala naman nagturo sa amin kung paano kontrolin yung pera. Naturuan kami noon paano gawin yung million. Paano kunin yung million, pero wala nagturo sa amin kung paano alagaan yung pera. So, siyempre, medyo umakit sa ulo namin din yung salapi. Bata ka, may tsura ka, dalawa dimples mo. Tapos, may kotse ka. Diba? Ang kotse ko noon, naka-BM na ako noong time na yun eh. Ang umabot ko ang sasakyan ko dati, umabot ko ng Siam. Okay, I don't know why. Hindi ko rin malaman kung bakit. Umabot ng Siam. May penthouse po ako na kondo. So, may, alam niyo yung GMA, MRT, GMA station. Yung condo ron, tuktok doon, dalawa lang ang penthouse noon, isa ron sa akin. No, na-purchase ho namin yung 7.9M. Alright? But anyway, long story short, bata ka, yung mamang ka, talaga, akala mo walang katapusan. Ang pera nakakasilaw, ang pera nakakabulag, ang kasikatan, alam mo na, akala mo yun na yun. So, sa madaling sabi, ako po ay nalulong sa mga ilang bisyo, alright? Nalulong po ako sa ibang bisyo, pero hindi po ako nagbisyo ng droga, ha? Hindi po ako nag-drugs. Mukha lang po akong addict, pero never po ako nag-drugs. Ang bisyo ko nung time na yun, ako po ay nalulong sa pag-ibig. Okay? Ako po ay sumakabilang bahay. Hindi ko alam kung aminin ko ba. Anyway, sumakabilang bahay po ako. Sige, I'm not my proudest moment sa buhay ko, pero parte kasi ng buhay ko yan. And I draw some inspiration sa part ng buhay ko na yan. Sumakabilang bahay po ako noon kasi, kung mag-ibig po ang lolo mo eh. Okay? So, kami mga lalaki, halinalin ko lang, kaming mga lalaki, hindi ho kami babaero. Okay? Hindi ho kami... Dumating si Mag. Hindi ho kami babaero. At naniniwala ako, ilan po tayong lalaki dito? Wala pong lalaking babaero. Issue ba yun? Dalawa kasi camera ko, kaya gumagano ako ha. Naniniwala ko ba kayo dun? Yung mga babae, biglang nagtakas kilay eh. Kaming mga lalaki ho, uulitin ko. Kaming mga lalaki ho, ito yung camera ko. Hindi ho kayo babaero. Kami po ay nag-uumapaw lamang ng pagmamahal. Nagkakataon lamang ho na maraming sumasalo
Kasi sayang, pag tumapon, sayang, baka mapapanis. O sayang naman, tama? O ganun. Okay? So ngayon nga, may sumarunong pag-ibig, ako naman si lolo mo ngayon na nalulong. So hindi ko nalaman ngayon, unti-unti ho, binabawi na sa akin yung ano, binabawi na nigad sa akin yung, kasi yumabang ka eh. Yumabang ka. Siyang mga nagmamataas, siya rin binababa. Tandaan nyo ho natin yan. Yung mga nagmamataas, siya yung binababa. Okay? So at that time, binahiwi ho sa akin. Ang sakit ho talaga doon, mabatakan ka ng kotse, mabatakan ka ng bahay. So for some reason nga, nabawon ako sa utang na hindi ko alam paano ko nagka-utang. So yun nga, so baksak na baksak ako. Maraming tao magsasabi, started from zero. Ako hindi ho. Hindi po ako nag-start from zero. Nag-start po ako from negative 1.8 million. Okay, so mahirap yun. Okay, tapos bagong panganak yung asawa ko noong time na yun. So, parte ng buhay ko na ayoko nang balikan ho. Dumating sa punto, yung panganay ko, pinagbubuntis nung asawa ko yan. Pinapakain ko sa misis ko, alam yung Martis chichirya? Martis na chichirya na pang-ulam din. Yan. Buntis siya noon. Ang iniiwan kong pera pag aalis ako is 100 pesos. Baksak talaga. Tapos umabot sa punto nga dahil nakakahiya. Nakakahiya kasi dati ako mayaman eh. Dati ako mataas eh. Diba? Umabot sa punto, hiyang-hiya ako sumakay ng jeep. Hiyang-hiya ako sumakay ng mga bus. Kasi baka may makakilala sa akin. O diba yan yung malupit? Yan yung mabangis ah. Yan yung ano eh. So may pride na. Mo, may pride na ako noon. Kaya ang hirap noon, nung bumagsak ako, aakit na naman pabalik, ang hirap-hirap. Kaya lang ho, kailangan. Dahil naka-mindset na ho kami, ako, ang mindset ito, ang mindset na ho kasi namin ng time na yon, mawala man ho ang milyong ko. Okay, mawala man ang milyong ko physically o yung sa pera sa bangko ko, maging mahirap man ako ulit. Okay? But as long as I am a millionaire inside here, as long as I am a millionaire inside here, I will always be a millionaire outside. Okay? So kung ano nasa utak mo, magmamanifest ulit yan. So nahirapan din kami, tama? Pero nakamindset kami, nayayaman kami ulit, tira kami ulit, tira. And so forth, I found, Jake Soriano. Kailan niyo ba si Jake Soriano? Si Upline Jake Soriano? Do you know Jake? Type anything if you know Upline Jake Soriano. Yung long hair, si Jake Soriano yung long hair, diba? Tsaka yung six-footer. Okay. So, si Jake Soriano, ang head trainer ng Unified at that time, no? In-invite niya ako sa Unified. Lagi ko tinatanggihan kasi bakit? Networking na naman. No? Binaksak ko na sa networking, eh. Bumaksak na ako sa networking. Aayain na naman ako ni Jake ng networking. Ayaw ko, talaga. So, mga 3 times yun bago niya ako na-convince. Long story short, na-convince niya ako. And I met the president. I met this guy, si Mr. Manny Pascual, tama? The first time I met the president, hindi ako makapaniwala siyang presidente. Bakit? Ang liit. E sanay ako kumausap ng ibang presidente ng ibang kumpanya. Totoo lang. Pero you know what I found out about this guy? Siya lang po ang lahat ng presidente na kausap ko sa iba-ibang kumpanya. Kasi maraming kumpanya kumukuha sa amin. Eh. Okay? So when I met this guy, Mr. Manny Pascual, siya lang po yung kakaiba ang binanggit sa akin. Kaysa lahat, lo, ibang presidente, sasabihin, dito, yaman ka, dito, wala. Siya, hindi. Ang sabi niya, itong kumpanya ko na to, ngayon, ito pa lang yan. 5 years from now, ito na ngayon ang kumpanya ko. Choice mo ngayon yan kung sasama ka o hindi. Pag sumama ka, pagtutulungan natin. So that's a different approach, no? Coming from a president na, tapos kinuwento niya, ito yung vision niya, imagine that. So lahat po ng kinuwento sa akin ni Press ng time na yun, nagkatotoo na ngayon. Okay, totoo na ngayon. Yung go-cab na yan, ano lang yan, alamat lang nung araw yan eh. Yung Cebuana, marami siyang kwento lang noon na ngayon na nagmamanifest na. So, again, nag-start po kami noon, mahirap din kami, hataw kami ulit, no? Dumating sa punto, parang hindi ko na alam kung magsisimula pa ba ako talaga ulit. Kasi yun na naman, mag-i-invite na naman ho tayo. Pag nag-invite ka, marireject ka na naman. Hawain ka na naman ang misis mo, mga ganun. Kaya lang ho, dahil nakamindset kami, ito yung gagawin namin, tumuloy kami. Kaya ho, ngayon, ito na, 6 years later, okay, yung mga paghihirap ho namin yung simula, tila baga kwento na lamang ngayon. Okay? Kaya sa mga bago, kung medyo dumadaras ka ng rejection o anuman, tuloy lang, laban lang.
Oh, ito pinakamasakit. Kadalasan no nangyayari, payuhan ko na uwi mga bago, even mga luma na rin. Ang rejection, ang discouragement, malimit pong nanggagaling yan doon sa mga taong malalapit sa iyo. Okay, kung sino pa yung mga mahal mo sa buhay, sila pa yung hindi maniniwala, kung sino pa yung mga inaasahan mo magjo-join, sila pa yung hindi magjo-join, kundi bago sila pa yung unang-unang tutulig sa gusto mong mangyari. Tama? Ganun ho talaga. Kaya lang, ikaw, kung bago ka, kung ikaw naman po eh matagal na rin, yeah, tsa-tsa-tsa-tsa mo lang. Kasi this is part of the game. Wala hong negosyong madali. Wala hong negosyong, wala hong pagyaman na isang iglap lang, biglang yaman ka na. Wala po. Okay? Pero what you can do, wala ka na magagawa kung negative sila eh, actually. Kasi, you can control, ang kaya mo lang kontrolin is yung sarili mo lang. Yung takbo ng isip mo, galaw ng katawan mo, pero yung iniisip ng ibang tao, hindi mo kayang kontrolin yan. Tama, mali. So kung negative sila dyan, there is just a little chance na makontrol mo yung laman ng isip nila. Remotely, zero pa nga eh. Okay? So anong punto ko? Huwag mo silang intindihin. Total, hindi mo sila kaya kontrolin. Total, hindi mo sila ma-persuade kung anong laman ng utak nila. Then don't mind them at all. What you should do, pag ayaw nilang sumali, hanap ulit ng panibago. Ayaw pa rin sumali, hanap ng panibago. Ayaw sumali, hanap ulit ng panibago. Huwag kang titikil kakahanap ng mga tamang tao kasi ang hinahanap po natin dito, yung mga tamang tao. Huwag mong tsagain yung mga ayaw. Karaniwan po sa mga bago, bakit nahihirapan? Is because pinipilit nilang pasalihin yung mga ayaw sumali. Okay, nangyayari ho ba? Yung ayaw na, pilit ka pa ng pilit, tapos hanggang sa kung ano-anong patama post na tinitira mo. Diba? Anong parinig ang sinagawa mo, lalo tuloy hindi sumasali. Diba? Eh kasi nga ayaw. Okay? So, huwag ka mag-focus sa mga ayaw. Mag-focus tayo sa mga gusto. Huwag ka mag-alala, may gusto. Ang sabihin kasi ng iba, eh kasi sir, parang wala namang may gusto ng unified eh. Hindi oh, marami actually. Hindi mo palang siya nakikita. Okay? Or, baka mamaya kasi, hanap ka ng hanap ng tamang tao, ang tanong eh, ikaw ba tamang tao ka? Ha? Parang ganito sa mga ladies. Oh, may mga babae dito, tama? Yung mga babae, mag-thumbs up ka na lang. Oh, sige. Alright? Oh, sa mga babae, di ba, may mga pagkakataon ka. Hanap ka ng hanap ng tamang lalaki. Asa na ba si Mr. Right? Ganun ka pa dyan. Eh, ang tanong, tamang babae ka ba? Oh, no. Tama. Kasi kung naghahanap ka ng tamang lalaki, make sure maging tamang babae ka din. At darating si Mr. Right pa naging tamang o naging Mrs. Right ka na. Right? So, walang pinagkaiba sa ating negosyo. If you're looking for the right person to join your business, make sure na ikaw ay yung right person. No? Nasasalihan ng tao. So, embrace yourselves. No? Sabihin ko, ihanda mo yung sarili mo sa mga mangyayari. Right? Paano ihanda, apply? Anong gagawin kong preparation, sir? Well, aralin mo yung business. No? Aralin mo, common na narinig to. Sabihin, i-master mo yung emotions mo. Marami actually, pero iniisip ko yung bagay sa bago. Teka lang. Basic tayo, sige. Marunong ka na ba mag-ONE? Marunong ka na ba mag-usap? Mag-DOT? Marunong ka na ba mag-host, mag-open sa upline mo? Kasi mamaya, ang layo ng talon mo. Mamaya, gustong-gusto mong kumita ng milyon. Eh, yung magpaliwanag ng ONE, hindi pa natin pala kaya. Mahirap yun. Tama mali. O paano natin ngayon matututunan? Eh, siyempre, bibigyan mo ng panahon na aralin. One thing na mahirap sa mga member minsan, tamad na tamad mag-aral. Aminin mo sa hindi, di ba? Katamaran, aralin ang business. O, nung wala pang pandemic, pag inaya sa opisina, ay apply so layo naman kasi. Quezon City is so layo from here. Pero willing pumutang Saudi. Ano mas malayo, Quezon City o Saudi? Diba? O again, nasa mindset mo yan. Ah, kahit yung office o kapitbahay mo, kung ayaw mong aralin, hindi mo talaga aralin.
Tama. Oh. Eh ngayon nga, oh, nasa bahay ka na lang. Oh, nung pandemic, ganun ha. Ngayong pandemic ha, ngayong online na lang lahat, ngayon nasa bahay na lang lahat, ang hirap pa rin mag-attend ng Zoom training. Honestly. Baka nga ikaw, napilit ka pa ha. O, sino sa inyo ang napilit dito, yung pinangakuha ng ibang bagay, umateng ka ng Zoom meeting, sagot ko na yung load mo. Baka na ganyan ka pa dyan, tusukin ko yung mata mo. Asan ka, asan ka? Tusukin ko yung mata mo. So, be willing to learn. Aralin mo to. Bibigyan mo talaga ng time to. Wala hong negosyo na hindi mo bibigyan ng panahon. Tapos yayaman ka. You really need, no, to give time sa negosyo mo. Okay? Importante ba ang learning? Yes! Most people kasi, lalo yung mga bago, they are really fun. They really like instant things. Ang tao ngayon, sobrang katamaran, gusto lahat instant, instant noodles. Tama? Buos tubig lang, may noodles ka na. Tama, lahat instant eh. Kaya pansin mo yung buhay, instant din eh. Learning is very important. One mindset is this. Lado tayo nag-aral, tama? Hindi ka man graduate, hindi question yun. Pero lahat tayo nakapag-aral. Hindi ba mula nung bata ka, meron kang inaral na ano? May inaral ka na Filipino subject. Mula grade 1, tama mali. Type anything if you agree. Di ba? Nung grade 2, may Pilipino ka rin. Grade 3, may Pilipino ka rin. Imagine mo, nung nag-high school ka, may Pilipino pa din na subject. Hanggang college, may Pilipino pa rin. Ang masakit nung binabaksak mo pa. Pilipino na lang, binabaksak mo pa, tibay. Pero, but here's the point. Here's the point. Buong buhay mo nang inaral yon, hindi ka nga nagsawa eh. Tama? Hindi ka nagsawang aralin. Inaral mo ang algebra. Wala namang kinalaman sa buhay mo ngayon. Ito pinakamatindi. Noong nag-college ka, mula first year hanggang nagtapos ka ng kolehiyo, hindi ba't inaral mo si Rizal? Imagine mo tayo mga Pilipino, buhay na may buhay, pinakailaman natin. Buhay ni Rizal na matagal ng patay, pinakikialaman mo pa. Inaral mo kung saan napunta yung chinelas niya na nawala sa ilog, yung chinelas si Pepe. Kinabisado mo yung no limitang ere, kung bakit yung puwet ng manok ang binigay kay Padre Damaso sa hapunan nila noong gabi. Inaral mo yan. Inaral mo kung sino-sino yung mga naging ex ni Rizal. O tanayin kita ngayon, anong kinalaman ho ng mga bagay na yan sa buhay mo ngayon? Meron ba? Hindi ba't wala, pero hindi ka nagsawang aralin. Kundi bagkus, nagsunog ka pa ng kilay para ipasa si Rizal. Pati kilay ng classmate mo, sinunog mo na, makapasa ka lang. Hindi ka nagsawang aralin. Tama, pag-graduate natin, ano meron? Maganda ba kalagayan? Yeah? Oh, nagbabanda po ako. I heard this really, really good song from Yano. Sabi niya, ang bigat-bigat ng trabaho, ang ng sweldo. Familiar ba sa ganyan? Diba, totoo, ang bigat ng trabaho mo, gano'ng sweldo mo, eh, pinag-aralan mo, ang bigat din, ipag-graduate mo. Bro, mo, ilang taong ka nag-aral buong buhay mo? Wala pang K-12 ng araw, okay? 6 years, 2 years element, basically, mga 16 years, tama? Basically, 16 long years you spent your life on studying. Pag-graduate mo, ang sahod mo, 10,000. Well, in my case, pag-graduate ko, 10,000 sahod. Magkano ang basic na sahod ngayon? 14,000? 15,000? Can anyone tell me? Kasi matagal na akong unemployed eh. Okay? I think 15,000 ngayon ang minimum salary sa Pilipinas ha. Oh, 11 years ago, ang sahod ko, 10,000. And it took us 11 years para maging 15,000. Ang tinaas, 5,000 lamang. Can you imagine that? Tama? O gusto mong tumaas yung sahod ulit? Abang ka ulit ng another 5 years. Pero going back, inaral mo. Nag-aral ka. Hindi ko sinasabing pangit mag-aral. O, ah. O kasi lagi kami namimiss sa interpret dito eh. Maganda ho mag-aral. Ang anak ko, pinag-aaral ko ho yan. Pag-aaralin ko talaga yan. Pero hindi ko pinag-aaral yung mga anak ko para mag-empleyado. Pinag-aaral ko yung mga anak ko para magtayo sila ng negosyo nila someday.
Alright? O kung may negosyo man kaming malaki someday, sila ang mag-handle ng negosyo namin. So again, hindi ko sinasabing pangit po mag-aral. Maganda yan. Lamang mo yan eh. Pero kung ikaw ay gusto maging successful sa pamamagitan lamang ng pag-iempleyado, medyo disagree po ako dyan. Okay? So kahit na empleyado ka ngayon, kailangan mo i-sideline. Tama? Kaya ka nga nag-unified eh. Diba? Pero ito, one concept po sa pagyaman o sa paglago ng pera, kung ikaw ay nurse ngayon, I can see someone na naka-doctors, ano ah. If ikaw ay nurse ngayon at gusto mong yumaman, huwag kang magtagal sa nurse. Okay, mag-employ ka as nurse, arali mo kung ano yung pasikot-sikot, blah, 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 ano yung mga ano ng departamento, bawat department, pasukan mo para alam mo. And then eventually, magtayo ka ng sarili mong hospital. Yaman, hindi. Possible. Teacher ka, huwag kang magtagal sa teacher. Magtayo ka ng sarili mong eskwelahan. Engineer ka, magtayo ka construction firm. Tama. Pero if you are talented, graduate ka, prestigious school ka pa, nagsunog ka ng kilay, lahat ng book sa katawan mo, sinunog mo na, makatapos lang ng pag-aaral with flying colors, with honors. Tapos ang sahod mo, 15 mil, tingin mo deserve? Hindi mo deserve. Kaya marami ko sa atin sa Pilipinas, yung mga galing natin, ha, ito yung malungkot. Yung mga magaling ho natin, talentadong Pilipino ho, napunta sa ibang bansa. Tsaka naniniwala ako, yung mga nasa abroad na mga babae, ang gaganda. Yeah, ang gaganda. Lahat ho na maganda, nagpunta ng ibang bansa. O, tignan mo yung mga naiiwan dito. Joke lang, pinapatawa lang kita. O, pinapatawa kita. So, ito, going back to my topic. Ayan. Importante bang learning? Yes. Kasi nga, yung dati, inaral mo rin eh. Hindi ka naman satisfied sa result eh. Why not ngayon? Ba't di mo aralin ngayon yung negosyo? Why not tsagain mo ngayon yung negosyo? Aralin mo lang yung paano mag-invite, paano mag-follow up, paano mag-closing the deal, paano mag-training ng mga tao. Diba? Ang daming resources. Ito nga, naimbitahan niyo ako ngayon eh. Ah, hindi po ako talaga lumalabas na, hindi ako talaga mahilig mag-speaker eh. Kaya lang ako, since nag-top 1 ho ako, para na-compel ako na i-share. Alright? So, yun ang reason. Even before nga, hindi man ako lang madalas magturo. But then again, ayun nga, kailangan mo talaga siyang bigyan ng pansin. Okay? Yung education po actually is free. Eto, I am here right now teaching you things. No? And may YouTube tayo. Kung wala man Paul Fabros, may upline ka. O wala upline mo sa tabi mo, may Zoom. Wala pa rin Zoom, may YouTube. Tama, walang YouTube, may mga libro, e-books. Ang daming resources so para matutunan mo itong negosyo na ito. Kaya pag hindi ka pa yumaman, ito sabi ko sa inyo, mawalang galang na ho. Sa Unified po, ang hindi ho kumikita rito, yung tamad lang. Tamad lang ho kumikita rito. Honestly, and alam mo sa sarili mo to, kahit naman ho negosyo, pag tamad, hindi talaga iyak. Asabihin ng ibang mga hindi member, sir, kasi yung networking na yan, pang mga tamad yan eh. Ba't di kayo maghanap ng trabaho? Tama, may mga ganyang mga ribata ng mga tao minsan eh, no? Pang tamad yan eh, asabihin nila. Ang sagot ko naman ho dyan. Ay, hindi, ang sagot ng iba dyan, yun nga pang tamad. Totoo lang ho, try mo mag-networking. Tsaka mo sabihin sa akin kung pang tamad to. Kasi pag tamad ka rito, hindi kaya yaman. Pwede kumita ka lang, pero hindi kaya yaman. Tama? O sabihin naman ng iba, kabaltaran. Sir, kasi yung ano na yan, pang ano yan eh, pang masisipag yan eh. Ano yung metode ng tao? Masipag, pang masisipag lang yung racket na yan eh. Siyempre ho, kung gusto mong yumaman, kailangan masipag. May kilala ka bang taong mayaman, tamad? O ganito na lang, wag na yung example na yan, pangit eh. May kilala ka bang tao nag-a-apply, nakakita sa dyaryo, now hiring, taong tamad. Ang sweldo, 20 mil buwan-buwan. Mas tamad, mas maganda. Pag masipag ka, hindi ka pwede rito, doon ka sa ibang kumpanya. May nakita ka bang ganun? Wala. So, meaning to say, kailangan talaga, kung gusto mo ng yaman, gusto mo ng wealth sa buhay mo, kailangan masipag. Okay?
Oh, so aralin ho ba mga bago? Aralin ho. Kaya nga makakatuwa ho kayo kasi bakit? Anong oras ho dyan? Alas 6. Oh, dito sa amin, 10 p.m. gabi na. Kami ho, game na game kami. Okay? Hanggat may nakikilig sa amin, mas willing kami magsalita. Okay, hanggat may willing matuto. Kaya lang ho, ang hirap turuan ang ayaw magpaturo. Ah. Yun ang dilema namin lagi. Ang hirap turuan ng mga ayaw magpaturo. Okay? So, sasagayin mo ngayon, tama? Oh, basic yan, ha? Aralin mo yung negosyo. Ano ba yung mga aralin mo? One thing po na aralin mo, aralin mo lahat. Alright? Ito, trade secrets to, ha? Trade secrets para sa mga bago. Kaya ko lang sasabihin, aralin mo lahat, all aspects about this game, aralin mo. Pero ang masterin mo is master mo yung invitation. Okay? Dapat magaling ka talaga mag-invite. Okay? Kasi ang pag-i-invite po, yan ang lifeblood ng kumpanya natin. Okay? Yan, yan po manggagaling. Kahit anong galing mo, wala namang invite, saan, sa pasan ang galing mo? Sino kakausapin mo? Sarili mo lang. Eh, malapit, tumanggi pa yung sarili mo. Negative. Oh. Kaya kailangan, no, masterin mo yung, aralin mo lahat, ulitin ko. Pero masterin mo yung pag-i-invite. Kasi kailangan may bago lagi. Bago, 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 bago. Ang mga new blood po, yan po ang lifeblood ng ating organisasyon, mga new blood. Pangalawang aralin mo, closing. Pamastering mo yung closing. Kasi kung magaling ka mag-invite, hindi ka naman marunong mag-close ng deal, mahirapan ka rin. Tama? O, ngayon, since bago ka ngayon, may mga taga-close sa'yo. Di ba? Ang gagawin mo, bago ka eh. Ang gagawin mo, mag-invite ka lang, may mga tao na mag-closing para sa'yo. Tama? Pero eventually, you have to master those two things. Ano yung dapat sabihin sa tamang panahon na kailangan sabihin? Ano yung tamang tanong na dapat tanungin sa tamang panahon? Ha? May ganun eh. Yun yung closing eh. Ha? So, mamasterin mo, master the invitation and master yung closing technique. Okay? Marami ho yan. Magbili ka ng mga libro. Sales, books. Okay? Another thing po na kailangan baguhin ng mga bago, in relation sa mindset ho natin, accept responsibility. Sa mga bago ho natin na mga member, you should accept responsibility na kung gusto mong yumaman, ikaw ho talaga ang gagawa. Okay? Anong ibig ko sabihin? Let me explain further. Simple analogy. Medyo may masaktan ho rito, ha? Pero sino ho sa inyong gustong pumayat? Sabi ng iba, ako yun na. O, sinong gusto pumayat? Marami, tama? O, kapag gusto mong pumayat, ang tanong, sino mag-exercise? Yung kapitbahay mo ba? Diba? O, kapitbahay, mag-jogging ka nga, ang taba ko na eh. Tama? So, kung gusto mong pumayat, alam mo ang sarili mo, naturalmente, na ikaw ang mag-exercise. Ikaw ang mag-diet. Accept responsibility na ikaw ang gagawa ng mga bagay na yan. Kasi gusto mo may mabago sa iyo eh. Okay? So, gagawin mo yung mga bagay na yan for you. O gusto mong yumaman ngayon? Tama? Anong relation sa network marketing, sa Unified? Gusto mong yumaman ngayon? Sino pala mag-i-invite? Si Applin mag-invite para sa akin eh, sir. Nangihingi na ako ng left and right, sir eh. Tama. Kung mabalit apply mo, pwede yan. Like po ako, lagi ako may spillover eh. Okay? Kasi tuloy-tuloy ang recruitment namin hanggang ngayon eh. So yung mga sobrang tao ko, naka-spillover lang lahat dyan. Okay? Bonus lang ng mga downline yon. Pero if you really want success sa ganitong klaseng industriya, okay? Accept responsibility, ikaw mag-i-invite. Ikaw na atin ang training. Okay? May mga naririnig ako before. Oh, sige, downline, atin ka ng training. Pag umatin yan, turo mo sa akin, ha? Ay, sorry, baka may tinatamaan dito, ha? May tinatamaan ho ba? O, baka mamaya, pinapakulam na ako. Kapag ho ako dito, bumahing at may lumabas hong bigas sa akin, isa ho sa inyo, kinulam ako. Okay? Kaya huwag ganun. So, accept the responsibility. Ikaw po ang mag-training. Ikaw po ang mag-aaral ng negosyo. Ikaw po ang gagawa. Wala hong iba. Okay?
Ang apply mo, bonus yan. Turuan ka ng apply mo, good. Kung apply mo, wala sa tabi mo ngayon, o, meron ba dito mga member na yung apply niya, kasama niya, nandiyan ba yung apply mo? O, take this time, kapatid, ladies and gentlemen of the Zoom meeting, take this time po na magpasalamat ka dun sa apply mo kung nandito siya ngayon. Sige o, kahit mag-unmute ka kung gusto mo. Kung gusto mo, mag-sign ka ng mga ganong puso-puso, ganyan. Okay? O kung wala naman ang apply mo, okay? Kung wala ang apply mo ngayon sa tabi mo, at wala na siya, himlay na siya halimbawa, in memory of your apply, okay? Magpasalamat ka pa rin. Kasi kung di dahil sa apply mo na yan, eh, hindi mo makikita to. Right? But then again, kung wala ang apply mo, hindi yun dahilan para ikaw din, mawawala ka din. Kasi hindi naman responsibility ng apply mo ang pagyaman mo. Pwede ka niyang tulungan. Okay? Pero ikaw at ikaw pa rin ang gagawa. Ha? Am I talking with sense, guys? Am I talking with sense? Are you learning? Baka puro kalokohan lang na aalala mo sa akin. Ikaw talaga, tinitake down notes mo pa. Yung kalokohan pa rin tinitake down notes mo. So, yun nga, accept the reality na ikaw po ang gagawa niya. Okay? Kasi believe me, kapag kung ikaw nagkamali, wala kang masisiyin. Parang panggantong yan eh, parang bilyar. If, yung mga guys dito, pamilya ka sa bilyar. Pag nagbibilyar ka, ikaw ang tumitira ng pato para mapasok, mapashoot mo yung bola doon sa butas. Okay? No? So kung papabandahin mo yan, bahala ka. Kung papakurb, ayan na yun. Yung babatakin mo pa, bahala ka. Pero ang point is, ang goal sa bilyar, pag tinira mo yung pato, tumama sa bola, kailangan ma-shoot. Ngayon, pag hindi mo na-shoot yung bola, ang tanong ko, sino may kasalanan? Walang iba, kundi ikaw. Tama, mali. Pero halimbawa, tinira mo yung bola sa bilyar at pumasok, sino may kasalanan? Wala rin iba, kundi ikaw lamang din. So, the point is, pag hindi ka umaman dito sa Unified, hindi kasalanan ng apply mo yun. Hindi kasalanan ng grupo mo yun. Hindi rin kasalanan ng kumpanya yun. At lalo hindi ko kasalanan yun. Wala akong kinalaman dyan. Tama? Ikaw at ikaw lang din ang pwede mong sisingit dyan. Pero, kapag umaman ka naman, pag nagka-coach ka naman, sino sasakay? Ikaw. Panagkabahay ka, sino titira? Ikaw. Tama? Panagkapera ka, sino gagastos? Ikaw. Ha? Kapag ikaw nagka-coach, ang gumamit, upline mo, eh baka na-scam ka. Hindi, biro lang din. Pasensya na po kayo, ha? Medyo ibaw ako mag-training. Ha? Hindi po ako formal magturo. Ha? Oh? Tsaka kung medyo kali po ako mag-acto, pasensya na po kayo. Pero lang po nagbabago sa atin. Pero yung personality namin, ganun pa rin. Ha? Okay? So, mas trip ko kasi masayang turo. Eh. Okay ba sa inyo? Natutuwa ako kasi pag nagtuturo, naniniwala ako pag yung tao natuturuan mo masaya, mas na-absorb niya. Okay? Kaya gusto ko lagi may masaya. And besides, so, isang tip ko sa inyo, no, maisingit ko lang. Gusto niyo bang umaman? Sino gusto niyo umaman? Para kanina. Yes, of course, everyone. That is a very, very, very silly question. Of course, everyone wants to become rich. Okay? Isang secret ko para umasenso ka o umamang ka, okay? Is dapat to lagi ka maging masaya. Dapat lagi ka lang masaya. Bakit? Kasi kung lagi ka malungkot, sa paligid mo, ang dami na nagagalap na maganda sa paligid mo. Hindi mo makita ang maganda kasi malungkot ka. Tama? And every time that you feel down, every time when you feel down, lagi mo iisipin, kapatid, di ba ka may ibang tao pa na mas mahirap pa ang kalagayan kaysa sa'yo. Sabihin ng iba, eh, apply, sir. 6 months na ako sa Unified, wala pa akong kotse. Yung iba nga, walang pamasahe. Eh, sir, 1 year na ako sa Unified. Ang downline ko, 5 pa din eh. Yung iba nga, hindi member eh. Tama. Oh, lagi mo isipin na may mga tao pa na mas mahirap ang kalagayan kaya sa'yo. So, be grateful kung ano meron ka. Okay? So, naisingit ko lang bigla. If you want to become successful, laging masaya at grateful ka dapat sa kung ano meron ka. Okay, that is one secret to success. Okay?
going back sa mindset natin, yun nga, ikaw ang gagawa niyan, and then kapag ginawa mo naman yan, ikaw rin makikinabang niyan. Okay? So, ihanda nyo na yung sarili nyo rin, kung ikaw ay bago ngayon, at tatahakin mo itong mundo ng pag-network marketing, this is a fun journey. Okay? Hindi ito sad journey, hindi ito mahirap na journey. Well, hindi ko kayo tinatakot. Masaya ho ito. Okay? Yung nga lang, same sa ibang mga bagay, may mga ups, may mga downs, may mga ups, may mga downs. And that is pretty normal. Diba? Okay na naman ho magkaroon ng ups and downs, diba? Diba ho? Oh, sa hospital ho, mahirap po yung walang ups and downs. Diba sa office, kanina may doktor ako nakita o nurse eh. Sa hospital, masarap ang may gumagano. Tung, 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 diba? Mahirap pag gumaroon na. Tung. Okay? Kaya importante ho, okay lang ho na may ups and downs pa din. Ganun ho ang buhay. Okay? So, pag naglagpasan mo naman yon, everything will be alright in the end. These two shall pass. Okay? Another thing po, actually, marami akong pwedeng i-share sa inyo, kaya lang, hindi nyo ma-absorb lahat. No? I'll try to pick things na pwede sa bago and pwede sa mga, alright? So, yun nga, masterin nyo yung pag-i-invite at yung pag-closing. Ha? Mahirap po ba mag-closing? Nahirapan po ba kayo mag, ano yun, basing natin? Nahirapan po ba kayo mag-invite? Let's teach some skills ngayon, okay? Because I believe mindset mo okay na, attitude mo okay na, belief mo okay na. Kasi kung hindi okay ang mindset mo, belief mo, wala ka sa Zoom meeting na to. So let's start teaching skills ngayon. Do you want some skills? Do you want some mga bagay-bagay na ganyan? Ha? Okay? Paano mag-invite? Well, let's say, can you give me a particular question o specific question na ano para doon tayo magsimula? Madali lang ho mag-invite actually. Pinakasimpleng paraan ng pag-i-invite is kung paano ka na-invite. Okay? Ako, na-invite ho ako ng remittance. So ever since that time, puro remittance ang offer ko. Kaya lang, may mga times na hindi na-effective yon. So anong gagawin ko? I will adjust. Bills payment naman. Ganun. Okay? Pero the most effective way na mag-invite ka ng ibang tao is kung paano ka rin na-invite. Kasi kung ikaw nga, naniwala ka, kung ikaw nga sumama ka sa invite na ganun, edi hindi malabo mangyari na yung iba, may invite mo ng ganun paraan din. Tama? Right. Pero malawak po ang pag-i-invite. Ha? Kaya nga po meron tayong tinatawag na master the art of invitation. Kung papansinin nyo, meron akong kasamang art dun sa word. Because ang invitation po is an art. Hindi po siya exact science. Hindi po siya exact skill. Wala po siyang basic script. Wala. It is an art. So, pwedeng tirahin siya sa iba-ibang paraan. Ako po, pag nag-invite ako, simple. I don't really push people. Okay, another, one secret of mine, one secret of mine ho, sa pag-i-invite, magaling ho ko mag-prospect. Ibig sabihin, unang tingin pa lang sa tao, alam ko na kung magiging positive to o hindi. So, in time po, matututunan niyo ho yan. Sa dalas unang kausap niyo, makikita niyo sa tao yan. Unang sulyat mo pa lang sa tao, alam mo na kung possible ba ito mag-join o hindi. Ay, possible ba itong ma-invite o hindi? Take note, ha? Okay? Possible ba itong ma-invite o hindi? Bakit yun ang sinabi ko? Kasi maraming member, lalo na yung mga bago, pag nakakita ng tao, ang gusto agad, pay in. Kaya ka nahihirapan. Tila baga pag nakita mo, nasa Dubai ka halimbawa, paglabas mo ng building ninyo, nakita mo daming tao, tila baga, ang tingin mo sa tao, meron nakasulat na 1-5 dito. Uy, tao, 1-5. Napadaan ka ng crossing ngayon, yung ano, pedestrian crossing, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Kaya ka nahihirapan, mag-invite. Kasi namumutawi sa mindset mo, pagkakakitaan mo siya. Angali. Right. So here's the trick. Pag may invite, pag may prospect ka ngayon, ako kasi pag nakita ko yung tao, alam ko na kung possible to. Hindi ko tinitignan kung magjo-join siya o hindi. Ang una ko tinitignan sa kanya, may kakayahan ba maglabas ng 15,000 to? Okay, meron ba kakayahan maglabas ng 15,000 to? Ito ba ay open sa mga ibang bagay? Say opportunities, racket, sideline? Okay? Ano ang background nito? Empleyado ba to? Negosyante ba to? Estudyante ba to? Inaalam ko yan, okay? So, well, of course, hindi mo makikita yun sa unang tingin.
Okay? Baka nalaman mo yung mga ibang impormasyon na yon kapag nag-start ka na magtanong sa kanya. Okay? So, anong point? You have to talk to those people. At along doon sa pag-uusap ninyo, doon ka makakita ng tiyempo kung ano ang atake na gagawin mo. Okay? What do I mean? For example, may nakita ko. For example, gawa akong senaryo. Alright. Madalas ako sa car wash. Eto, binanggit ko to sa training namin kagabi. Madalas ako sa car wash. Sa car wash ko ako namamrospect. Bakit sa car wash ako namamrospect? Simply because, ang umakukuha ko roon, mga dekotse. At pag dekotse yung tao na yan, 15 mil, mali sa kanya. Tama, mali. So, problem solved agad. Alam mo, may 15 mil itong taong iimbitahin ko na to. Tama? Ah, hindi pala iimbitahin. Mo-prospectin pa lang. Okay, remember ha? Prospecting is different from inviting and inviting is different from presenting. Prospecting is different from inviting. Inviting is different from presenting. Huwag niyo paghalu-haluin yan. Kung ikaw ay nasa prospecting pa lang, huwag kang tumalon agad sa closing. Okay? Kung ikaw ay nasa prospecting pa lang, huwag kang tumalon agad sa invitation. Okay? Gets? 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 Okay. Alright. So, prospecting pa lang. Karawas ako. Bakit? Kasi nga, may pera ang tao dyan. Okay? So, pag may coach yan, may 15 mil to, ang next question sa utak ko ngayon, ano kaya ang hanap buhay nito? Empleyado ka siya, kaya siya o negosyante? Dalawa lang bagay lang naman yan. O pwede pangatlo, pinamanahan. Mga ganon. Tama? Pero most often than not, laging ang sagot, employed. Okay. Sir, ang gagawin ko niya, nahanap ako ng common ground. Okay? For example, nakita ko yung mugs niya maganda. Oy, ganda ng mugs mo, sir. Ah. Saan mo nabili yan? Chuchu lang yun. Siyempre, kumbaga, gusto mo lang mag-start ng pag-uusapan. Okay? So, hahanap ko ng common ground. So, bakit gulo? Eh, parehas kayo may kotse. Common ground namin yun, di ba? Ano pag-usapan namin? Alam ka naman motor. Kotse nga eh. Okay? So, may gulong ka ba? Ang ganda ng gulong mo, sir. So, conversation starter na agad yan. Okay? Kaya along the way, magkukwentuhan kami, takasaan ka, blah, blah, blah. The whole shebang, magkukwentuhan. Then, bigla ako sisingit along the conversation, ano pinagkakabalahan mo, sir? I'm just curious. Laging killer question yan eh. Ano, what do you do for a living? Anong pinagkakabalahan mo, sir? Okay, sasagot yan ngayon. Sasagot ngayon yan. Ah, ako, meron akong trabaho dito eh. Ito trabaho ko eh. Ito ngayon yung follow-up question ko. Kunya, sinabi niya, ako ay isang, ano ba magandang trabaho ngayon? Call center agent. Okay, ako ay isang call center agent, sir eh. Ah, really? Alam ko, maganda yung call center agent ah. Okay ka ba dyan? Okay, so, by asking that question, parang nagkakaroon siya ngayon ng tanong sa utak niya, okay ba talaga ako sa call center ko? And magugulat ka, ang lagi sagot ng mga tao, hindi. Ano man trabaho? Call center man yan, office work man yan? Okay naman, kaya lang. Ha? May mga ganang sinari lagi yan eh. Pag sinabi niya ngayon, okay naman, kaya lang, medyo ganito ako eh. Eh di ala, yung sinabi niyang dahilan na yon, isang puntos muna yon para ma-penetrate siya. Ganun ba? Bakit? Mahirap ba yung trabaho mo? Ako, style ko, papahirap ako na lalo eh. Sa bagay, sir, may kaibigan ako, call center din eh, laging puyat. Kaya, ano, gising sa gabi, tulog sa umaga. Kaya pag uwi minsan, yung asawa nawala eh. Nagkamali pala ng bahay, sir. May mga chuchu lang yun, pero alam mo yung pinapalalaman yung sitwasyon niya. Until eventually, siya ay ma-realize niya, ah, hindi nga talaga masaya. Okay? And then, ikaw naman ngayon si Abanger, nakaabang ka ngayon na pasukin yung opportunity yung gusto mo. Remember, hindi ka mag-present, ha? Tinitignan mo pala ko siya kung open siya ma-invite. Okay? So, pwede kong sabihin dyan, ah, sir, are you looking for some things? Kung hindi ka pala masaya dyan, ang tanong, naghahanap ka ba ibang pagkakitaan o bakit di ko umalis? Then you will hear the answer from him. Okay, ah, ganun ba, sir? Ako, alam mo, mayroon din akong opportunity na alam na pwede sa'yo. Siguro next time, pag interesado ka, kontakin mo ako. Okay? So most, mga 90% of the time, anong opportunity yan, sir? Ako naman ngayon, gagawin ko, ganito eh, medyo ang opportunity namin, sir, more on visuals, pag pinaliwanag, more on visuals. Hindi mo mariintindihan kapag pinaliwanag ko sa iyo, ngayon, nasa car wash tayo. Okay? But if you want, we can set an appointment. Ito na yung invitation niya. Okay, nakasunod ba?
O, ngayon ka nag-i-invite ngayon. Tama? Ang invitation po, kapatid, yan po ay simply setting up an appointment. Okay, nag-assess ka lang ng appointment. Ha? Hindi ka o dyan magpapaliwanag agad. Marami kasing member minsan, pag tinanong ng kliyente, ano bang meron sa negosyo mo? Ah, kasi yun, dito, bawal ipa, hindi ko mapaliwanag masyado, sir, pero meron kaming ticketing. Ano pa meron dyan? Ah, maganda, mag-schedule na lang tayo, pero meron tayong remittance. Ganun ba? Mukhang maganda yan. Oo nga, sir, maganda to eh. Kaso mag-schedule tayo, pero meron tayong loading. At alam mo, may bills payment pa tayo. Ang malapit, pag sumali ka, may ano. Alam mo yun, hindi niya namamalaya, napaliwanag niya na lahat. Ang tanong, pag inaya mo ng Zoom, kasama? Most likely, hindi. Bakit? E, pinliwanag mo na eh. Gets mo? O, take note, ba't ko binabang ito? Kasi kung bago ka, kung hindi mo pa kaya magpaliwanag, huwag mo munang gagawin yun. Pero sa mga matataas na rito, yung matatagal na, yung mga marunong na, yes, pwede ka na mag-present kasi alam mo nang dali yung sarili mo eh. Pero kung bago ka pa lang at medyo hindi mo pa kayang paliwanag para hindi masayang yung effort mo sa guest, as much as possible, you set a schedule. Meron po tayong mga third-party tools. Anong ibig ko sabihin third-party tools? Yung mga baka may brochure ka dyan, baka meron kang leaflet dyan, may tarpaulin ka o flyers. Mga third-party tools yan eh. Pwede mong ibigay sa kanya something to read and then contact number mo. And then if he or she is interested, pwede kanyang kontakin. At kung magaling ka palalo, ikaw mismo ang kukuha ng calling card niya o contact number niya. Okay ba sir, kunin ko yung contact mo para if ever mapadaan ulit ako dito at may schedule kami, I will invite you. Is it okay with you? Ah, wow, 90% of the time? Oo. Yes sir, sige, ito number ko, kontakin mo ako. Kanya. O di may prospect ka na ngayon. Take note, prospect pa lang ha. Okay? So pag kinontak mo na siya ngayon, schedule ka na ngayon, inviting na yun. Okay? Pag na-invite mo na ngayon, meron tayong factor ng ABC rule, tama, may ganyan. Okay? Then, closing na. Ay, presenting na, and then closing na. Okay? Madali lang kung mag-invite. Yung po yung mga basic way. Ako po, pa nag-invite to ako, I don't know if you're still learning from me, no? Kasi yung iba baka masyadong advanced. Pag nag-invite to kasi ako, simple lang. Most of the time, nakaibigan ko to halimbawa, I will just chat him or text him. Food battles. Kasi alam ko yung mga tropa mo eh. Pag may kakilala ka, alam mo yung kilala mo yung kakilala mo. Tama. Natural, di ba? Ang ibig ko sabihin, kung kilala mo talaga yan, alam mo yung habits niya. Nagkataon po sa akin, yung mga tropang banda, mahilig kaming uminom. So, ang aya ko sa mga tropa, 2 bottles. Ang reply, sige, pre, saan? Okay. Ang goal ko lang kasi magkita kami. Tama? Hindi ko goal presentahan. Hindi ko goal imbitahin. Ang goal ko lang, prospectin siya. So, magkikita lang kami. Walang kahit ano. Hindi pa nagkita kami ngayon, makikipagkwentuhan ako ngayon. Tama? Probing questions, yung binagay ko kanina. Magtanong ka lang magtanong. Right? Ang mga usual na tanong dyan, tanongin mo sa kanya yung mga tanong na gusto mong tanongin din niya sa'yo. Nag-guess nyo? Hindi. Talungin mo sa kanya yung mga tanong na gusto mong itanong niya sa'yo. Bakit? Ang tendency kasi natin, ang tao kasi, ang tendency natin ganito. Pag tinanong kita ngayon, halimbawa, ikaw ang guest ko, i-interviewin kita, taga saan ka, anong pangalan mo, anong trabaho mo, okay ba yung kita mo dyan, blah, blah, blah. Tanong ako ng tanong, sagot ko ng sagot, tama, mali. Pero kapag natapos na akong magtanong, ano ang mangyayari? Uy, any guess? Ano mangyayari? Ikaw na ngayon ang magtatanong sa akin. Tama, mali? Ha? Make sense? Ikaw na ngayon ang magtatanong sa akin ngayon. Ano ngayon ang itatanong mo? Ang itatanong mo is yung mga same na tanong na binanggit ko. Okay? So, nasabi niya, ikaw, Paul, anong trabaho mo? Ako, wala akong trabaho eh. Paano yun? Ah, meron akong small business. Gets mo? O dahil sinimulan ko ng business, yung kwentuhan namin ngayon, magtutuloy-tuloy na ngayon sa business. Anong business yan? No? Di ba unti-unti, nabibigyan mo na siya na ngayon ng konting tanim-tanim. Tawag namin dyan sa titles, tanim-tanim. Okay? Nagtatanim-tanim na kami sa utak niya. Okay? So every time na ma-encounter niya ako ngayon, maiisip niya lagi, ano nga pala yung business mo, pre? Hindi ako pushy eh. Mahilig po ako mag-mindset, mahilig ako maghulma ng utak. Kasi ang utak ko ng tao parang prutas. Pag ang prutas, so hinog na,
kahit hindi mo sungkitin, naglagyan. So, utak ng tao, ganun ko rin pina-approach. Hinihinog ko muna yung mindset niya. Kapag hinog na yung mindset niya, kusa na yan, ay invite. Gets niya. Okay. So, anyway, hindi ko sure kung nakakasunod kayo ito, no? Kung medyo, baka advance sa iba, baka beginner naman sa iba yung topic. Let me ask, ito na lang, sir. I want you to ask questions. So talabanggit ko kay Mama Joby na question and answer. If you have questions, so please ask questions. So, okay? Para masagot natin specifically kung anong gusto mo malaman. Libre yung magtanong, ha? O, alam nyo, sa network marketing lang po, libre yung magtanong. Pag pumunta ka sa doktor, may bayad ang tanong. Pag pumunta ka sa abogado, may bayad ang tanong. Sa architect, may bayad dyan. Dito, network marketing, libre ang tanong. Pwede magbago buhay mo. Sir, paano nyo po sinasagot ang tanong ng prospect, networking ba yan? Ayan, magandang tanong yan. Pag sinabi ng kliyente, sir, networking ba yan? Ang tanong, ang sagot ko sa kanya, bakit sir, mahilig ka ba sa networking? Do you have any idea about network marketing? Ibabalik ko sa kanya, mahilig ka ba sa networking? May alam ka ba sa networking? Ano yung idea mo sa network marketing? So magsasabi yan, is either positive o negative. Pag negative ang sinabi niya ngayon, pakinggan mo yung sagot niya. Pag negative sinabi niya ngayon, itandaan mo yung mga negative na points niya para maihanda mo yung utak mo to counter. Alright? So, pag sinabi niya, ayoko ng networking, ganito eh, ganyan-ganyan. Ganun ba, sir? Huwag kang sasagot ng negative din. Okay? Kasi may mga kliyente minsan ang hilig makipagtalo. Okay? May mga member pala na mahilig makipagtalo. Pag sinabi, eh, networking kasi pangit yan eh. Ang sagot ng member, naku, mali ka, hindi totoo yan. Tanga ka ba? Ano mangyayari? Away, tama? So, ang una mo laging sagot, eto, skill na to ha, ninja skills na to. Pag sumagot siya ng negative ngayon, ano man ang sagot niya, pangit siya networking siya eh. Huwag mong bubungaran ng pangit na word. Bubungaran mo ng positive na word. Pangit siya networking yan eh. Sako sir, tama. Ay, opo sir, positive. Opo sir, positive yun. Tama ka, another positive word. Correct? Make sense? Make sense? Opo sir, tama ka dyan. Pero, hindi naman ho lahat ng networking pangit sir. And besides, sir, yung unified po, hindi po to networking. May touch po ng network, pero ang binibenta po namin dito is yung services. That part of this company is just a small part. If you don't want it, then don't do it. Okay? Pag naglabas po kayo ng 15,000, ang bibili nyo sa amin is yung services. Now, if it happens na mahilig ka sa networking, kasi pwede sagutin niya, ay, oo, mahilig ako sa networking eh. O, saktos, ma'am. Networking ang unified. Guess nyo? Ganun lang. So the answer to that question is nakadepende doon sa kliyente mo. Mahilig ka ba mag-networking? No. O bakit po kayo hindi mahilig mag-networking? Kasi ganito po yan eh. Answer him with a positive word followed by your counter argument. Okay? O kasi wala akong pera eh. O, well, tama ka dyan. Wala kang pera. Pero sakto to sa'yo kasi ginawa to para sa walang pera, sir. Malay mo, ako maging consultant mo. Pwede kitang i-consult, pwede kitang ipayuhang para magkakapera. Pagtutulungan natin sa Unified. Yes? Pwede? Okay ba yun sagot? O kulang? Ha? So that is one thing. Marami ho yan. Ano pa ho pwede? Ano pa yung karaniwan na nababanggit ho sa inyo? Sagutin ho natin. Wala na. Yun lang. Ano yung mga kadalasang negative mo kung saan ka nahihirapan? O pwede yung magtanong kahit technical. Sige, yan ang gusto mo eh. Sabihin, pag-iisipan pa. Ayan. Ano ang sasabihin natin pag sagot ng kliyente? May pag-iisipan ko muna. Again, mag-agree ka. Well, tama yan, ma'am. Pag-isipan mo muna may higit kasi hindi naman basta-basta eh. Di ba? It seems na nag-agree ka. O, maganda yung pag-isipan natin.
Kaya lang man, bakit hindi natin gawin na ano ba yung nasa isipan mo? Bakit hindi mo patanungin ngayon? Kasi pag pinag-isipan mo mag-isa yan, walang sasagot dyan, kundi ikaw lang din. Eh, I'm here right now. Why not tell me kung ano yung nasa isipan mo para masagot ko? Don't worry, hindi mo kailangan maglabas ng pera. Ako, ginagamit ko yung word na yun, yung term na yun. Bakit? Maraming tao takot maglabas ng pera. So what we will say, ano sasabihin mo sa kanya para mawala sa utak niya maglalabas ng pera? Don't worry po, hindi niyo kailangan maglabas ng pera. Agad. Sagutin muna natin yung tanong mo, sir, yung mga questions mo, tsaka natin pag-usapan yung pagsali. Ang goal kasi natin bilang presenter is na-comfort siya, ma-level niyo yung isa't isa, na game siya, at ikaw ngayon yung magdadala sa kanya. Sasabihin ko muna sa asawa ko yan. Actually yan, isa sa mga tricky ano yan, encounter shot. Sasabihin ko muna sa asawa kami, ma'am, okay yan. Again, positive lagi. Ma'am, okay yan, tama yan. You should really consult your husband first. Kasi po, syempre, baka pera niyong parehas yan. Ayaw namin mag-away kayo ng asawa niyo. Di ba? Pero tsoba lang yun. Tsuk-tsak-senis lang natin yun. Tama? We will proceed now. Saan? Right? So, pero, mas maganda, ma'am. Asan na ba ako tuloy na? Wala ko. Maganda sabihin muna sa mister mo para ganyan-ganyan, bla bla bla. Pero, ma'am, what if gusto nyo sumama ako? Kasi pag ikaw ang nag-present sa mister mo, ma'am, mister mo yun, ma'am, eh. Tingin mo, sa sinusuhay ka kaya nun, lalo maglalabas ng pera. Are you sure enough na kaya mong paliwanag to ng sarili mo sa mister mo? O baka mamaya siya, ma'am, maray-marahin ka lang. Bakit ko alam, marami na kami na-encounter na ganyan dito. O gusto ng misis, yung mister ayaw. Bakit ayaw ni mister? Eh kasi mali paliwanag ni misis. Kaya ma'am, I support yung theory mo, yung gusto mo, pero okay lang ba ma'am, ako magpaliwanag, samahan mo ako. Okay? Para mag-design kayong dalawa, ma'am. Yeah? Okay, so hindi mo siya kinontra, inaprobahan mo pa nga siya eh. Tama, mali. Na? Pero hindi ka papayag na hindi ikaw magko-control ng sitwasyon. Kasi pag siya nagpaliwanag si Mrs., hindi sasali yun. Pero kung nandun ka, ikaw magpapaliwanag, dalawa sila mag-asawa ang papaliwanagan mo, dalawa mag-ano yun, may isang okay dyan, may isang hindi. Magkakahiyain yan. Gustong-gusto ko na, honey. Yung isa naman si Mr., the usual si Mr., pag-isipan muna natin. Oh, ikaw naman ngayon, alam mo na ngayon na hindi si Mrs. ang decision maker. Take note, alam mo na ngayon na hindi si Mrs. ang decision maker. So, ba't mo kakausapin si Mrs.? Ang kausapin mo, yung decision maker. Make sense, guys? Make sense? Logic? Medyo psycho, tama? May tanong pa. Nasagot ko ba yung tanong? Lahat po ba nang nandito member natin? Ah, tanong ho ba yan? O ano ba yun? Tanong ho ba yan? Ah, hindi, hindi naman siguro. Baka ba may tinatanong niya kung may hindi pa member dito? Meron ba? Lahat po kayo member na? Sir, pang-prospect networking ba yan? Sabihin ko muna sa asawa nyo. Tawa ko yan. Lahat po. Ayan. Paano kung sinabi na maganda nga yan pero saka na muna? Well, yung mga ganyang kliyente po natin, ma'am, sir, yan po yung mga kliyente natin na mga hindi pa talaga yan hinug. Okay? So, ako, pag may ganyang encuentro, I don't really waste time on those type of people. Pwede kong patulang konti, di ba? Bakit? Anong reason? Kasi there's got to be a reason. Bakit? Saka na muna. Alamin mo muna yung rason na yun. Would you tell me kung ano yung rason, ma'am? Okay na naman kahit di ko sumali. Okay lang. Let me be your consultant. Okay? And don't worry, huwag ka maglalabas ng pera. Agad. Okay? So, pag nalaman mo na ngayon yung mga tanong niya, ay yung mga dahilan niya, marami yan eh. Pwedeng wala pa lang pera. Tama, walang time. Hindi niya linya. Yung mga common na yan eh. Pag sinabing saka na muna, napaka-general eh. So, ibig sabihin nun, marami siyang dahilan, hindi niya alam kung ano yung dahilan niya. Saka na lang. The easiest escape. Okay? So, papagawin yan, pagpatulang ko konti, alamin ko, o pera,
pag nasolve ko yung problema sa pera, ayaw pa rin niya, saka na muna. Eh, kasi problema time. Nasolve ko yung problema niya sa time, saka pa rin muna. O, isa lang ibig sabihin po niya, guys. Hindi po talaga siya sa join. O talaga totoo yung sinasabi niya, saka na siya mag-join. Huwag mo nang i-waste yung time mo sa kanya. Okay? Wish him good luck, then be on your way. No? Marami pang gusto dyan. Okay? Ang tawag dyan, master prospecting. Kasi pagka pilit ka ng pilit dyan, nag-waste ka ng time. You are wasting your time and you are wasting that guy's time. Next agad, hanap ka ng gusto. Okay? I hope nasagot ko yung tanong, ha? Ano yan? Kapatid ko, lalaki, hindi ko kaya yan, mahirap ata gawin. Hindi ako teki. Ayan. Usually, pag naka-encounter ako ng ganitong pagod, siguro may edad yan. Hindi ko alam kung anong taon yan o ano man. Kasi imposibleng teenager yan na hindi teki. Wala pa ako nakita ng teenager na hindi marunong mag-cellphone. Right? So, ang isip mo dyan, ma, hindi ako teki, mahirap yan. Sa unang sagot pa lang niya, may reason na siya. So, basically, ayaw talaga niya gawin, ganyan-ganyan. Kasi malalaman mo naman yung tao, lalo na kapatid mo. Lalo kapatid mo, alam mo yan kung ano yung habits niya, ano yung notions niya sa buhay, kung yan ba talagang gusto mag-business o hindi. Tama? So alam mo, doon ka uhugot ngayon ng ako, kung, ang hirap kasing sagutin pag hindi ko na-encounter mismo. Eh. Pero in general na sagot, alamin mo, bigyan mo siya ng mindset. Kung hindi ka, tutag kapatid mo yan, oh, kahit sabihan mo yan na medyo diretsa, parang okay lang, kapatid mo eh. Okay? Eh, kung gayaman ka naman dito, bakit di mo aralin? Ama? Paano pag lahat naka-cellphone na, hindi ka rin mag-cellphone? Paralize mo sa kanya. Ama? Pag marami pa rin siyang dahilan, again, ang ibig sabihin ng kapatid, hindi talaga siya mag-enjoy. Ako, I don't waste time. Next ako agad sa mga ganyan tao. Kung hindi ka teki, bakit ka nakapag-cellphone? Paano ka architects? Paano ka nakapag-Facebook? Paano ka nakapag-Messenger? Teki yun eh. Tama? It's just that na hindi ka teki. It's just that ayaw mo lang aralin. Kaya bakit ayaw aralin? Okay? Aralin mo ulit yun. Kaya lang kung sasagay mo pa, ang haba pa nun. Kung ayaw talaga. Gets nyo? Bubong ka sa gusto. Ngayon, siguro the right question for that is paano mo ngayon makukonbinse yung tao na yan? Okay? Hindi mo siya makukonbinse sa salita. Remember this, I will emphasize sa mic, sa camera. Never ever win through arguments. Always win through results. Never win through arguments. Huwag kang makipagtalo. Huwag mong subukang manalo sa pamamagitan ng pakikipagtagasan, pag-isa ng talento o ng utak. Huwag. But you will win by using results. Pag nakita ng kapatid mo na nakakapag-transact ka na maganda, na ano, okay, o di, siya mismo convince yan. Kaya lang, maraming tao, kahit kumikita ka na, ayaw pa din. Di ba? O di, yun niya. Basically, ayaw talaga niya. Ang network marketing po para sa lahat ng tao, pero hindi lahat ng tao para sa networking. Binanggit ko ata kanina yan. Alright? I hope nasagot ko yung tanong na yun. Wala daw budget at busy sila. Ayan. Alamin mo bakit walang budget. Alamin mo bakit busy sila. Pag walang budget, sakto sir, kasi parang nga sa walang budget to eh. Kaya nga natin ginawa ang unified. And that is the reason why we are inviting you, why are passionate na pakita sa ito negosyo, because we know na wala kayong budget. Now, here's the question. Are you really happy na wala kang budget? Are you really contented sa buhay mo ngayon na walang budget? Misa ako, bibiruin ko pa kasi kilatis ko na yan sa mukha pa lang. Ma'am, sa itsura mo, ikaw ba yung mukhang walang budget? Tama? May ganun eh. Kasi alam mo na, pag sinabi niyang walang budget, pero nakaka ng gintuan sa katawan, di ba yung kwintas dito, malapansit kanton yung kapal? 15 mil, wala. Yung mga sing-sing dito, di ba, kala mo talaga, pag lumakad, nakaganun eh. Yung ba yung walang 15 mil? Or, nagsadahilan lang siya na walang budget. Okay? Pero may mga tao walang budget talaga. Yun. Pag walang budget talaga, pero gusto, walang budget, pero gusto, take note, ulitin ko. Wala raw budget, pero gustong gawin. Yan yung madaling kausap. Kasi, papasok ka lang dyan sa consultant mode. O paano ba kita matutulungan client na magka-budget ka?
magkano budget ba ang kailangan mo buwan-buwan para masabi mo maging magaang ang buhay mo? Pwede magbigay ng specific number yan. Ah, parang kailangan ko 20,000 per month eh. Oh, is it okay with you, client, na tulungan kita kumita ng 20,000 per month sa pamamagitan ng Unified? Yes. Asagot yan, oo naman. Do you want to know how? Pag sumo, yes, I want to know how. Eh, ito, bibigyan mo ngayon ng plan. O, ilang oras ba sa isang araw ang kaya mong ibigay, sir? Alam ko, busy ka. Mga ganyan, di ba? Pwede i-follow up niya kasi wala rin akong time, busy trabaho. O, alam ko, sir, busy ka. Pero sa isang araw, para kumita tayo ng 20 minutes isang buwan, sir, ilang oras sa isang araw ang kaya mong ibigay? Eh, busy nga ako. Sige, sir, you have 24 hours a day. 8 hours for work, 8 hours for sleep, and 8 hours for everything else. Nasa science yan, tama? Huwag mo sagutin na gano'n, ha? Baka ma-insulto eh. Tama? Pero yung mindset, yung concept, nandun. Okay? Baka mamaya, bigla mong lecture yung kliyente. Alam mo ba, sir, na 24 hours a day, meron isang tao. Baka gumanong ka. Tusukin ka ng tusukin yung mata mo. Right? So, you have 8 hours for work, 8 hours for sleep, sir. And I'm sure, meron kang 8 hours na extra. Lahat po tayo may 8 hours na extra. E sabihin mo 12 hours ang work mo, o di meron ka pa rin extra 4 hours. Tama? Now, sir, may oras ka. The question is, sir, saan mo ba nilalagay yung oras mo? Now, sabi mo gusto mong kumita ng 20 minutes isang buwan. Are you willing na pumitas tayo ng isang oras o dalawang oras doon sa free time mo na apat? And we will start building your business in order for you to earn 20,000 a month. Oo, sige, willing ako bigyan ng dalawang oras. Anong gagawin natin? All we have to do, palistahin mo ng pangalan ngayon. Sino mga kilala mo, sir? May kilala ka bang ganito, sir? Hindi, alam mo na. And then, the rest is tuloy-tuloy na yun. Okay? Make sense? Uy, type naman kayo kahit ano. Parang, ito talaga yung pinakatahimik na grupo na puntahan. I hope natututo kayo, ha? Kasi, baka mamaya wala ka na susunod. Nasagot ko na ito. Wala daw budget. Busy sila. Truly blessed. Ah. Ay, naku. Thank you po. Nakakataba naman ang pusyo. Ayan. Tug-tug. Kumikita ka na ba dyan ng malaki? Okay. So, parang medyo anong tanong to, no? Mahirap sa kotin, ano? Paano kung hindi ka pa kumikita ng malaki? Kung bago ka pa lang? Okay? Paano nasagutin ngayon yan? So, it seems to me na yung kausap mo na yan ay sigurista. Okay? Pwede mo sagutin. Kumikita ka na ba? O hindi? Siguro sino may tanong no? Kumikita ka na ba? O hindi? Kung kumikita ka na, di sagutin mo. Kumikita ako. Hindi nga lang malaki. Pero kumikita ako. Eh, bago lang ako eh. Pero again, wag mo sagutin kung paano ko sagutin. Kasi parang pa baka magalit. Sagutin mo intellectually, politely. Ah, kumikita naman ako ngayon. Pero syempre, hindi pa malaki because bago lang ako eh. I've been doing this for like 1 month, 2 months or so. Pero yun ang nga yung maganda eh. In 1 month time, kumita ako ng 1,000. I know na hindi malaki ang 1,000. Pero sa isang part-time na kagaya ko na bago, na walang experience, malaki na yun. Bakit ko nasabi, ma'am? Eh ma'am, sa labas nga, I know some people, 10 taon na sa work, wala nga kitang malaki eh. Do you know someone, ma'am, sa work na walang kitang malaki? 10 taon na sa work, kumikita na ba ng malaki? O, so huwag mo akong hanapan, ma'am, ng 1 month ng malaking kita. Kasi bago lang ako eh. But I can show you people, I can tell you people, or I can, alam mo, may pwede kong pakilala sa iyong mga tao, ma'am, na kumikita ng malaki using this business. Do you want to talk to them? Eh, ang normal na Pilipino minsan, pagkakausapin ng mayaman, nahihiya. Ay, wag na. Okay na ako. Sige. Mag-join ako. Ito na nga pala yung 7 heads. Alright. Ano ba? Ilang percent ang ROI? Well, the ROI will depend on you. Okay? The ROI will depend on you. Sa, doon sa kliyente. O, ako kasi, o, ito sabihin ko. Ang ROI ko, more than 100% na eh. And usually, pag nagtanong ng ROI yan, baka mayroong background sa business yan. Okay, napapansin nyo, napoprofile ko na kagad sa mga questions nyo. Okay, so kung nagsabi yan ng term na ROI, most probably accountant yan, economista yan, manager yan, o may negosyo na yan,
para malaman niyo yung term na ROI. So the return of investment sa ganitong klaseng negosyo is nakadepende po sa inyo. In my case, ako, ang style ko na dyan, magkukwento ko sarili ko. In my case, ang ROI ko, sir, is umabot na ho ako ng more than 150%. More than 100% na ho ang ROI ko. Kasi bakit? Sa traditional business, sir, ito na medyo intellectual na, okay? Sa traditional business, sir, ang ROI ho ng isang kumpanya na muhuna ka ngayon ng 10 million, it will take you 20 years para mabawi mo yung full 10 million kung traditional business ka. So, ang percentage ng ROI dyan will be like around 21% or 1.5% per year. Yun ang traditional business. Kasi, sir, 10 million ang in-invest mo. Whereas, this negosyo namin, ito po ay business, pero in a way, parang mini franchising business wherein you can only you can franchise for as low as 15,000 pesos. Sir, hindi madaling bawiin ang 15,000. So I will say na ang 15,000 mo, magbenta ka ng ilang ticket, 10 ticket, na ang kita mo is around 1.5 isa. Tama? Ang kita mo sa isang ticket, 1.5, isang ticket. E nabenta mo, sir, ng 10. Ang tanong, sir, bumalik ba yung ROI? Nag-ROI na ho ba? Yes! 100% ROI. Tama? The question na lang ngayon, kailan mag-ROI? Again, sir, it depends on you. Kung mabilis ho kayo magbenta ng ticket, in my case, so, Pampanga ho ako, malapit ako sa airport. Clerk po ako, ang customer ko ho, mga Koreano. Kaya nga ho, unang blast pa lang ho ng Unify sa akin, ticketing agad, bawi ko na ho yung puhunan ko, kumita pa ako. In just span of like 2 weeks time. Eh ikaw sir, kung meron ka rin malapit sa airport, may Koreano ka rin customer, mahalin mo, ganun din ikaw. Pero kung wala, it always depends on you. Gusto niyo ba maka-ROI na mabilis, sir? Magtanong-tanong ka ng ganun. Yes, ya? Yes po, thank you po kung maraming learnings. Hindi natin nasayang ang oras ng isa't isa. Okay? Yes, satisfied din po. Matagal ka na ba dyan sa Unified? Di po ba mas prefer ng client ang matagal na na newbie? Sorry, excuse me. Depende po. Matagal ka na ba sa Unified? Yes, most clients prefer na matagal na sa Unified. Pero, ang sagot kasi dyan no, is depende. Ma'am, marami yung kasing member na matagal na. Pero, hindi naman porque matagal na, it means na magiging 100% na babalik yung pera mo or 100% na matutulungan ka. Okay? Kasi wala naman ho ako nabasa sa module na kapag matagal na, ibig sabihin magaling kaysa sa mga luma. Eh, sa panahon ho ngayon, ma'am, mas marami yung bago na mas magaling. So, sa question na to, ano yung motibo niya? Bakit niya tanong yun? Okay? Marahil, baka wala siyang tiwala sa'yo. So, it falls down, kung ganyan yan, hindi ko alam kung sino yung tanong na yan, no? So, marahil, it falls down niya kung paano ka mag-present. O kung hindi man paano mag-present, kung paano mo i-project yung sarili mo. Remember, ang sinasarihan po ng tao minsan, hindi lang po yung kumpanya. Ang sinasarihan po ng tao, ikaw mismo na nag-present. Okay? So, kahit bago ka, but if you present your way in such a fashion na talagang, ano ka, yung medyo, ano nga, alam mo yung sinasabi mo, well, it won't matter. Kaysa naman sumali ka sa mga luma na, oh, tapos ganun pa din. Hindi naman sa maninira ka. Yung mga luma, oh, mas marami mong experience yan. Tama. Pero, mami, hindi ka ba satisfied sa aking presentation? Parang gano'n. Alamin mo yung reason niya. Okay? Ngayon ko lang na-encounter to actually. Kasi yung mga mas prefer ba ng luma o hindi? Hindi naman. Ako, mas prefer ko yung bago. Eh. Yeah, mas prefer ko yung bago. Pero, again, hindi ko pa ito na-encounter. Ngayon ko lang yan na-encounter. So, ang aking profiling dyan, yun nga, baka hindi siya satisfied sa presentation mo at nalaman niya bago ka. Kaya siya naghahanap ng mas luma kasi baka mas experience. So there's something you need to change sa presentation mo o sa pag-project mo sa sarili mo. Okay. Makiyain ako. Ano yung makiyain? Mahiyain siguro. Hindi ako machika.
Well, ma'am, if you are not talkative, kung hindi ka machika, again, answer with a positive. Good for you. Good for you. Wow, that's great, ma'am. Sakto to. Kasi business to, ma'am. Alam mo maganda sa business, ma'am? Lahat ng wala sa'yo, ma'am, kunin mo sa ibang tao. Kung hindi ka umahiyahin ka, kung hindi ka machika, baka may kamag-anak ka na madaldal. Baka may kapitbahay kang chismosa na maraming daldal. O lahat, ito kasi maming business, ma'am, explain mo ngayon. In a way na politely and in a way na intellectually. Kasi minsan lack of knowledge lang ang tao. Pag nabigyan mo ng knowledge, ng idea, joy, okay? Ma'am, kasi sa business po, ma'am, kapag ho ikaw ay negosyante, ang style, ma'am, lahat ng wala sa'yo, kukunin mo sa ibang tao. In a positive way. Kung hindi ka machika, hanap ka ng taong machika. Kung mahiyain ka, hanap ka ng taong hindi mahiyain. Does it make sense, ma'am? No, hindi ko maintindihan masyado. Parang ganito, ma'am. Anong trabaho mo, ma'am? Ako po ay teacher. O sige, kunyari teacher. Wala ko ibang naisip na work. Teacher. Yung bang may-ari ng eskwelahan na yun, nakikita nyo? Hindi. Kung hindi nyo nakikita yon, kung hindi siya principal, most likely, stockholder lang yan o owner lang yan. Ito to question ko, ma'am. Yung kayang may-ari ng eskwelahan nyo, marunong magturo? Pwede sumagot, most probably, hindi. Exactly, ma'am. Yung may-ari ng eskwelahan nyo, ma'am, negosyante. Hindi siya marunong magturo, pero negosyante siya, may eskwela siya, kumuha siya ng magagaling na teacher. Ikaw yun ngayon, ma'am. So, ikaw ang tumatrabaho nung dapat, trabaho nung may-ari. Pero ma'am, at the end of the month, sino malaking kita? Ikaw, ma'am, o yung may-ari? Yung may-ari, oh my God, pen. Oo nga, walang iya yun, ha. Pagod ako na sa kakalesong plan, ha. Tapos yayaman siya. Oh, ganun din sa business, ma'am. Kung hindi ka, kung mahihayin ka, ma'am, kunin mo sa ibang tao yung wala sa'yo. Okay? Okay, so, nasagot ko ba yung tanong na yan? Okay, paano yung sabi, wala akong kilala eh. O, di kumuha ka ng maraming kilala. Again, ulitin ko, wala kang wala sa'yo. Since magninegosyo ka, tayo mga member, we will educate yung kliyente. Kasi consultant mode ka nga eh. Ikaw ang consultant. Lahat ng problema niya, ikaw ang may sagot. Ikaw ang may solusyon. Pag nasagot mo siya ngayon, satisfied siya sa sagot niya, malaki ang chances na mag-join. Okay? Sa Pinas nalang ako mag-join kasi mura. Naku po, Diyos ko. Naku, naku. Wala po akong kinalaman dyan. Actually, ito ang sagot ko dyan. Kung nasa Dubai po kayo, pwede ko ba sagutin to? Pwede ko sagutin to, Ma'am Emma? Well, honestly, ito yung sagot ko dyan, ma'am. If you are in Dubai and you are, obviously, I think ikaw na eh, teka lang, hindi ka pa ba member? O yun yung sagot sa'yo nung kliyente mo? Mag-join na siya. Either way, hindi ko sure, pero kung ikaw ay taga Dubai, yes, mahal kasi sa Dubai, kumpara mo sa Pilipinas, right? Mas maganda po, nandiyan po kayo mag-join sa Dubai. Why? Kasi po, nandiyan po yung mother company nyo eh. Yung mother na branch nyo eh. Alright? I know it's easy access naman na pwede magpadala sa Pilipinas. Kaya lang, ano na lang yan eh. It's just a question of morality. Yan po ay support na lang natin dun sa Dubai branch. Kasi kung hindi mo tatakbo ang Dubai branch, wala ko kayong opisina dyan. Babaksak. Tama ko? Ako, yun ang personal answer ko dyan. Okay? Same sa Hong Kong. If you are in Hong Kong, doon ka magbayad sa Hong Kong, mag-join. Kasi yun ang support mo na lang eh. Higit sa lahat to, mga OFW, kayo po nakakaalam ng word na tulungan. Yung kabayan, tama? O ang branch natin sa Unified dyan sa Dubai, kabayan yan. Tama? So, support. Yun lang naman ang sagot ko dyan. But, that is a question of morality. Kung ikaw po ay tingin gusto mong tumulong, sa Unified branch dyan, de, do so. Pero kung gusto mo naman makatipid ka, choice mo pa rin ho yan. So, the answer is always up to you. Okay? Pero sa akin, I think, tulungan nyo lang yung Dubai branch natin. Okay?
Oh, eh, nandiyan naman si Boss Albert ata eh, di ba? Mabait ba si Albert dyan? Namiss ko na yan ah. Ano na ba to? Kasi pwede sa amin niya, mahina ang signal, di din gagana doon. Nako! Actually, ito yung mga, yung, ano, may sagot na, yung mga, hindi mo maintindihan sa tao minsan. Ano? Ako sinasagot, again, pag ganyan sa ako, hindi ko na masyado binibigyan ng pansin, but yes, minsan pinapatulang ko din. Mahina ang signal, di gagana doon. Eh, ma'am, paano kayo nakakapag-text? Paano kayo nakakapag ano? May na-signal. Ibig sabihin, may signal. O, habang panahon ba, ma'am, habang buhay ba, may na-signal dyan? Hindi, I'm sure, kakalat po ang mga satellite din dyan. At darating ang panahon, ma'am, nalalakas ang signal dyan. Ito maganda yan. Pag ginawa mo ngayon to, na mahina signal, ikaw lang kakasahan lahat ng kabaryo mo sa mga ganitong transaksyon. Kasi walang ibang signal. Ikaw lang ang meron. Mahina lang. Pero meron ka. Okay? Eh, para pag lumakas na yung signal, dumating yung panahon. Eh, di naka-ano ka na, naka-posisyon ka na. Tandaan ho natin, sir, sa negosyo ho, ang lamang ho lagi nauna. Okay? Sa karera, sinong panalo? Yung nauna. Sa basketball, sinong nananalo? Yung unang maraming points. Logic. Sa negosyo, ganun din. Imagine if you are the first person na nagtayo ng McDonald's sa buong Pilipinas. At sa'yo lahat kumuha ng prangkisa. O di ang yaman mo. Tama? So, huwag natin katwiran yung walang signal, ma'am. Kasi, yayaman ka dito. Pagkakitaan natin to. Okay? And besides, pagka ikaw ay namatay, huwag naman sana. Okay ba sa'yo? Nakalagay sa lapida mo. Hindi yumaman kasi walang signal. Mahina lang. Okay ba sa iyo yun? Ma'am, ayaw mo yun. Tama ho? So may aming ganyan, di ba? Wala raw may na signal, pero may kachat. Wala raw signal, pero talaga naman todo sa TikTok. Gumaganong-ganong pa sa TikTok yan. Tibay ng suti mo yung mata. Mga tao talaga bisa madahilan lang eh. Ato na ba ako? Wow, gets ko na. Convert negative. Yes, ma'am. Yun po ang mission natin. I-convert mo yung negative na pag-iisip niya into positive without arguing. Okay? Kailangan lang intellectual bumps. Alam mo yun? Hindi intellectual bumps yung makikipagtalo. Hindi. Never win through argument. Alright? Baka parami na sa amin na ganyan. Baka wala akong makuha na customer. Nako! Ma'am, hindi po issue yan. O ma'am, kasi po business to. I will educate you. So, most likely to, baka OFW to, malamang, I'm trying to profile the question. Baka OFW to na hindi niya alam ang sitwasyon sa lugar nila. Alright? Na hindi pa niya sure. O ngayon, mahirap mag-conclude na hindi sure. O ma'am, alam mo na ba? Eh, parang kung di mo alam, alamin muna natin. Then, saka tayo mag-replan. Alright? Again, consultant ka. Baka marami na ganyan. Eh ma'am, paano mo nalaman? Mayroon ka bang, tanong mo muna. Eh kung marami na rin ma'am, kunyari sinabi, naku marami na ganyan. Ma'am, negosyo to, pansinin mo ma'am, pamayor ka ba sa, ano ba to? Pamayor ka ba sa Banawe? Kayo po ba? Pamayor ba ka sa Banawe? Banawe, sa Quezon City, yung tindahan ng mga piyesa? Yes, may mga pamilya, alright. So, ma'am, sa Banawe ho, magkakatabi ho yung tindahan ng piyesa ng coach roll. Ang sinasabi sa business, di ba gusto nila sa business, yung wala kang kalaban. Eh bakit naman yung Banawe, magkakatabi sila? Ano ang logic, ma'am? Kasi ang tao ngayon, pupunta siya rito sa lugar na to because alam niya na sa lugar na to, andito ang lugar ng tindahan ng piyesa. Hindi ko anong store, hindi ko anong shop. Sa lugar na to, magkakatabi ang tindahan ng piyesa. So pag wala yung piyesang hanap ko sa isang store, katabing store, tanong ako, wala, katabing store, hindi mahihirapan, kaya magkakatabi, ma'am. Okay? Ang Jollibee, McDo, KFC, Chowking, magkakatabi. Bakit, ma'am?
O kasi may isa may ari ng Jollibee, Greenwich, McDo, Chowking. Eh, McDo, iba. Tama? O, natural magkakatabi. Bakit? Kasi sa lugar na ito, ma'am, pag pumunta ang taong gutom, may choice siya. Pag hindi niya nagustuhan yung McDonald's, pupunta ngayon kay Jollibee. Hindi na kailangan bumiyahe-biyahe pa. O, sa lugar namin, marami ng remittance. O, yun nga, ma'am, eh. Ito, malupit. Sa dami ng remittance sa atin, sa lugar natin, tayo po ang pinakamura. Hindi lang tayo kilala ngayon, pero tayo pinakamura. Pansinin mo, ma'am, pag yung Cebuara namamahalan sila sa kalaban natin, magpaskal ka ng malaking presyo na mura ka. O tingin mo, ma'am, sa pupunta yung tao, sa mahal, sa mura. Logic lang yan. Of course, pupunta sa mura. Eh kung malayo ka. Ay, si ano, mura yun eh, kaso, tatlong sakay pa. O sa pupunta tao, edi doon na lang din. Make sense, guys? Tama. It is obvious, yung ganung katwiran ho ng kliyente, it is really obvious na hindi siya talaga nakamindset mag-business. Okay? Kaya i-educate mo ngayon siya sa mga ganung klase. Okay? Ayan, wala na siguro ang tanong. May tanong pa ba? Wala na siguro. Ay, grabe, alas 12 na pala rito. Nag-enjoy ako sa inyo, ha? Wala na akong tanong? Anyway, kung wala na kayong tanong, okay lang, ha? Baka, anong oras na dyan? Baka mamaya, gabi na dyan. 8 p.m.? 8 o'clock na, ha? Ah, maaga pa pala. Okay. Sa iba siguro, nasa Pilipinas yung iba. Anyway, kung wala na akong tanong, marami yung salamat sa pag-i-invite po sa akin sa inyong gathering tonight. And I hope nakatulong po ako sa pag-unlad ng UAE team natin. How I wish na ako yung makarating dyan personally, no, because I want to start a network, no, sa ibang bansa, because challenging sa akin ang pag-network sa ibang bansa. No? I want to experience it first time. Okay? Pero ito, biling ko sa inyo, actually, madali ho magpa-pay in sa abroad. Alright? Kasi hindi ho mahirap ang 15 million. I know. Marami akong member na ano eh, nasa ibang bansa, iba-ibang bansa. Ang 15 million, maliit lang sa kanila. Okay? Kaya siguro gagalingan na lang natin sa pag-invite at gagalingan natin sa pag-cruise. Okay? And teamwork, kapatid. Teamwork lang yan para lumaki ho yung ating branch dyan sa ating Dubai office. Okay? So I hope may share po ako sa inyo. Ha? Pasensya na kayo. Naabala ko yung oras huli nyo. Napahaba ako. Napasarap ako. Pasarap nyo pala kakwentuhan. Kahit ako lang ang dumadaldal. Kulit po. Thank you. Sige po, ibalik ko na ho yung floor kay Ma'am Emma. See you again soon. Hear from you again soon, guys. Balik ulit kayo, sir. Thank you, sir. Sige po. Salamat, sir. Ayan, thank you po sa inyong lahat, sa mga nag-attend po dito. So maraming salamat po sa time nyo. So thank you po sa inyong lahat, sa mga nag-attend dito. So sana po sa ulitin po ulit na makapag-train po ulit agad ulit dito si Sir PV. So sa lahat ng mga nakinig sa Pilipinas at sa abroad po, thank you po sa inyong lahat. So see you po ulit sa bukas at sa Friday po, meron po tayong Arab Hakot Day. So isa po siya sa guest speaker po sa Friday dito, alas 2 po ng hapon sa UAE, alas 6 naman po sa Pilipinas. So maraming salamat po sa inyong lahat. So yun lamang po. God bless po. I-end po na namin itong meeting.